Call to order. Comsec, please state the agenda for today. Good morning, sir. Good morning, everyone. First, I would like to acknowledge the presence of our guests and resource persons for today's public hearing. From the Department of Energy, we have Assistant Secretary Mario Marasigan, physically present. Mr. Noriel Christopher Reyes, Ms. Luningning Baltasar, Mr. Christian Mark Maroliano, and Mr. Dennis Umlas. From the Energy Regulatory Commission, we have Attorney Mona Lisa De Malanta, the chairperson, physically present. Commissioner Florisinda Digal, Engineer Jake Binayog, Attorney Alex Gamboa, Mr. Vladimir Mancinido. From the National Electrification Administration, NEA, we have Mr. Anthony Mariano Almeda, the Administrator, with Mr. Romeo Acuesta. From the National Power Corporation, we have Mr. Larry Sabellina, the Vice President for Small Power Utilities Group. From the Department of Justice, we have Attorney Norelisa Morania Manlangit, State Counsel. From the Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation, PISAM, we have Ms. Jocelyn Carabuena and Ms. Claudine Simbahan. From the National Grid Corporation of the Philippines, we have Mr. Anthony Almeda, the President and CEO, virtually present. And we also have Mr. Christian Ereño, the Assistant Vice President, physically present. And Attorney Ronald Dilan Concepcion, Assistant Corporate Secretary, physically present. And also Mr. Reynaldo Abadilla, the VP System Operations. From the National Transmission Corporation, Transco, we have Mr. Reddy Alan Remorosa, Attorney Donna Caloza Aleria, Mr. Romeo Castro, Mr. Joseph Rosilier Atienza, and Mr. Jomel Cristobal. From the Philippine Electricity Market Corporation, PEMC, we have Attorney Elvin Hayes Nidea, the President, virtually present. From the Independent Electricity Market Operator of the Philippines, IMOP, we have Attorney Lilibet Grace Vetus, the Legal Manager, virtually present, and Attorney Cheryl D., the Vice President for Legal, virtually present. From the Philippine Competition Commission, we have Attorney Oscar Catolico, Ms. Gwyneth May Ramos, and Mr. Benjamin Radok. From the Manila Electric Company, we have Mr. Jose Ronald Valles, virtually present, and Mr. Larry Fernandez. From the Philippine Electric Plant Owners Association, PIPOA, we have Attorney Ranulfo Ocampo, the President. From the National Association of General Managers of Electric Cooperatives, NAGMEC, we have Mr. Alan Laniba, the President. From the Occidental Mindoro Electric Cooperatives Incorporated, OMECO, we have Dr. Eleonor Costibolo and Mr. Celso Garcia, Ms. Dana Flores, and Mr. Omar Costibolo. From the Occidental Mindoro Consolidated Power Corporation, we have Mr. Calvin Luther Henotiva, the Chief Operations Officer. From the Iloilo Electric Cooperatives, too, we have Ms. Maria Una Padilla. And Ms. Shirley Laurente. From the Central Negros Electric Cooperatives, we have Mr. Antonino Panique, the Board of Director. From the Philippine Independent Power Producers Association, we have Attorney Ann Montelibano, Engineer Philip Dasalia, Mr. John Cleofas. From the Office of the Provincial Governor of Occidental Mindoro, we have Attorney Tirso Augustos Abileda, the Provincial Legal Officer. From the Office of the Municipal Mayor, Municipality of Mamburao, Occidental Mindoro, we have the Municipal Mayor, Honorable Angelina Tria. From the Office of the Municipal Mayor, San Jose Occidental Mindoro, we have Mayor Ray Ladaga, virtually present. From the Office of the Municipal Mayor, Magsaysay Occidental Mindoro, we have Mayor Cesar Tria Jr., virtually present. From the Citizen Watch Philippines, we have Ms. Gian Tan, virtually present. And for the agenda items for this morning's public hearing,
We will discuss Senate Resolution Number 46, a resolution directing the appropriate Senate committee to conduct an inquiry in aid of legislation on the operations of the National Grid Corporation of the Philippines to determine its compliance with obligations and responsibilities under existing laws and regulations with the end in view of safeguarding the grid and ensuring continuous electricity supply in the country. From Senate Resolution Number 47, a resolution directing the appropriate Senate committee to conduct an inquiry in aid of legislation on the plans of the Department of Energy to provide long-term solutions to power supply shortages with the end in view of ensuring the quality, reliability, security, and affordability of electric power supply in the country. Senate Resolution Number 49, a resolution directing the appropriate Senate committee to conduct an inquiry in aid of legislation on the Department of Energy's national strategy to ensure the country's energy security and self-sufficiency. Senate Resolution Number 556, resolution urging the Committee on Energy to conduct an inquiry in aid of legislation on the programs, activities, projects, and other initiatives of the Department of Energy and other government agencies to ensure continuous supply of electricity throughout the year, especially during peak seasons. Senate Resolution Number 576, a resolution directing the appropriate Senate committee to conduct an inquiry in aid of legislation on the short, medium, and long-term solutions to end the power supply crisis in the province of Occidental Mindoro. Senate Resolution Number 579, resolution urging the appropriate Senate committees to conduct an inquiry in aid of legislation on the Panay Island power situation with the end in view of ensuring continued supply of electricity to consumers. Senate Resolution Number 601, resolution directing inquiry in aid of legislation into the pricing practices of energy generation companies, which may be violative of Republic Act Number 9136, otherwise known as the Electric Power Industry Reform Act of 2001, Republic Act Number 10667, otherwise known as the Philippine Competition Act, and other relevant laws and regulations with the end in view of recommending further measures to promote enforcement and compliance with the relevant laws and regulations. Senate Resolution 607, a resolution directing the appropriate Senate committee to conduct an inquiry in aid of legislation on the successive electric transmission system disturbances with the end in view of ensuring reliable and continuous electric power supply in the country. And Senate Resolution Number 609, resolution directing an inquiry in aid of legislation into the recent power outages due to the lapses in the transmission system being operated by the National Grid Corporation of the Philippines. Mr. Chair. Thank you, Comsec. I would like to acknowledge the presence of Senator Grace Po, Senator Nancy Binay, and Senator Risa Ontiveros. They're among the three most powerful, beautiful women in the Senate. Good morning, Senyon Tatlo. Anyway, I hereby declare a presence of a quorum. But first and foremost, may I ask my fellow senators present if they would like to make an opening statement. Let's start with Senator Grace Po. Senator Grace. Thank you, Mr. Chair. At the onset, I would like to thank our chairperson for heeding to our call to investigate this matter. In the beginning, I was very concerned about my kasimanwa in the Panay Islands because of the power outages there. But of course, we also have the ones in Mindoro. The urgency cannot be disregarded, lalo na sa gitna ng tumataas na heat index. Umaabot tayo ng 50 degrees Celsius kahapon sa ibang parte ng bansa. These recurring and more frequent power outages are unacceptable. Electricity should provide comfort and convenience, hindi paghihirap. Reliability is a big commitment in the provision of public service. Kailangan ay maaasahan ka ng tao sa lahat ng oras, whatever the circumstances are. Thus, it should be the responsibility of our public service providers to ensure that proper measures are in place and upgrades are implemented to continuously improve the reliability of the system. As you know, the NGCP is a franchise under Republic Act Number 9511. It has a commitment to support safe and reliable operation of the transmission system in the Philippines. The weight of its responsibility is heaviest being the sole operator, ang tanging inaasahan natin. So kung hindi gumagana, kung nasira, kung hindi nag-operate, wala tayong kuryente.
And as I have repeatedly reiterated, a franchise is a privilege, especially pag natural monopoly na binigay sa isang kumpanya ang operation. Kalakip nito ang malaking responsibilidad na pagsilbihan ng publiko sa oras na hindi ito magampanan ng maayos, maaari itong bawiin. Hindi naman natin sinasabing babawiin agad. Pero ang mga tanong, bakit ilang taon na walang audit sa performance ng NGCP? So, I would just like to remind you, we're not making a unilateral conclusion here without further studies. But RA 9511 is clear that in a franchise, we may amend, we may alter, and we may repeal your franchise if it is for the common good. In this light, through this hearing, we want to determine if NGCP has remained faithful to its commitments under its franchise and ascertain if there are any violations. And from there, we will decide what our next step with the public in mind and with the assurance that there will be no hindrance to the continuous provision of electricity in the Philippines. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Grace. Tama nga po kayo dyan. Yung pong franchise na ibinigay sa kanila sa NGCP, it's just a privilege na pwede pumakan sila yan in the event na nakitaan sila ng maraming violations. So far, may mga violations po talaga ang NGCP na it could be the reason na para makan sila ang kanilang franchise. Pero mamayang pag-uusapan natin yan, kung ano yung mga violations na yon, and this committee will make some suggestions kung paano mapaganda po yung ating transmission. So ngayon ay medyo nagkakigewang-gewang at hindi talaga nagpe-perform ang NGCP. Pero I'll put it aside for now. Later, pag nag-open na tayo for questions. Now, yes, go ahead, Senator Reza. May I also make an opening, brief opening statement, go ahead, Mr. Chair? Senator. Salamat po, Mr. Chair. At magandang umaga po sa lahat. Ngayong umaga, nandito tayo ulit sa isang pagdinig kung saan we will try to make sense of what has been happening. Ngayong umaga, nandito ulit tayo sa isang pagdinig kung saan we will try to make sense of what has been happening to our energy sector. Taon-taon, kada ganitong panahon, palagi tayong nag-iimbestiga sa rotational blackouts dahil kada tag-init, tumataas ang konsumo sa kuryente and therefore, nagkukulang na naman sa supply ng kuryente. Paulit-ulit, pabalik-balik, nagpalit na tayo ng sistema from public to private, nariyan pa rin ang problema. Nagpalit na tayo ng maraming energy secretaries, nariyan pa rin ang problema. From a health point of view, it's as if we are dealing with a patient with chronic conditions. Ang madalas na deklarasyon ng red at yellow alerts sa ating national grid ay sintomas. Pero hindi ito nawawala dahil hindi naman umiinom ng gamot ang pasyente. Diminishing supply, escalating rates. The problem for me, Mr. Chair, is structural. At sa power industry, the backbone of those unbundled structures is the transmission sector, now being managed by the NGCP. In fact, 2019 ko pa po sinasabi dito sa atin sa Senado na ang ating transmission system ay hindi lamang threatened by China. That's why I raised this issue then as a major national security concern. Kung hindi rin nagagampanan ng maayos ng NGCP ang kanyang tungkulin na gawing secure at reliable ang buong sistema. Kung kaya't umabot ang komiteng ito noon sa ating mga naunang pagdinig na magsagawa ang ating mga ahensya ng pamahalaan ng system audit sa grid operator. Pero hindi na nga ginagawa ang responsibilidad, kumikita pa ng bilyon-bilyon. I also raised this, Mr. Chair, as early as 2019, that financial data shows na luging-lugi ang gobyerno at pambihirang ganansya naman ang kinikita at napupunta sa China at NGCP. As of 2018, nabawi na ng NGCP ang mahigit kumulang na 180 billion na investment nito,
just from the profits of the electricity transmission business. Aside from these, NGCP enjoys tax exemption privileges granted by its franchise. The government has foregone tax revenues of about 7.4 billion pesos annually because of this exemption. We also called out the 187.8 billion peso payout of NGCP to its shareholders. Inuna pang bayaran ang dibidendo kaysa sa pagpapaunlad ng mga pasilidad para siguraduhin mayroon tayong abot-kaya at reliable na supply ng kuryente. In 2021, Mr. Chair, sa isang investigasyon din sa Senado, sinita ko rin ang halos kalahating bilyong piso na ginagastos ng NGCP sa kanilang advertisements, representation at entertainment noong 2017 at 2018. Nasa pakiwari ko po at nang kahit naman sinong mamamayan ay wala namang kinalaman sa transmission. Sinabi ko na rin ito noon pa, na ang limitadong supply ng kuryente sa merkado ay isa sa pangunahing dahilan kung bakit mataas ang presyo ng kuryente sa bansa. Palaging magkarugtong ang dalawang problemang ito ng kakulangan ng supply at mataas na presyo. Tubong lugaw sila habang kumakayod ang bawat Pilipino para lang mabayaran buwan-buwan ang kanilang bill sa kuryente. Bill na pagkamahal-mahal pero hindi sulit. Sa lahat ng ito po, Mr. Chair, bulag na lang ang di makakita na may kumikita ng bilyon-bilyon pero nagkukulang sa kanyang responsibilidad. Baka hindi lang control ng China ang kailangan nating silipin sa problemang ito, kundi ang performance mismo ng NGCP. Baka this time ay kailangang tignan kung dapat nga bang i-revoke ang prangkisa nito kaysa habang buhay na lang itong maging pabigat sa milyon-milyong Pilipino. Kung ganito po ang sitwasyon sa major islands, nabulto ang mga generation ng power plants, including transmission lines, paano na kaya ang development sa ating mga isolated island power systems tulad ngayon sa Mindoro, tulad sa buong Panay, nakapos ang development, partikular sa Mindoro, kumpara sa mga major islands of Luzon, the Visayas at Mindanao. Marami pong salamat, Mr. Chair. Thank you very much, Senator Riza. I totally agree with you. Noong 2018 pa lamang, bawin-bawi na po ng NGCP yung kanilang investment. And also, may I add na doon sa nabanggit nyo sa tax exemption, nabigyan silang special tax exemption sa kanilang prangkisa. Just imagine, yung mga negosyante o yung mga regular businesses dito sa ating bansa ay chinacharge silang 30% samantalang sa NGCP, only 3% dahil doon sa kanilang franchise tax agreement, 3% lang po ang pinapataw sa kanila. And on top of that, nabanggit mo rin yung sa mga shareholders, mas concerned sila doon sa dividendo. Correct me if I'm wrong, 95% doon sa revenue ng NGCP na pupunta sa dividendo na dapat yun nire-reinvest para sa development. Ang nangyari, 5% lang sa development, nire-reinvest sa development, 95% pinaghati-hatian ng mga shareholders at karamihan doon ay Chinese. At ito pang masaklap. Although minority lang po ang Chinese, 40% yung state grid of China, ang ownership, 60% ay Pilipino, ang China ang may veto power. So pwede ibig sabihin, yung minority ang merong veto power o para ibasura yung resolution ng majority. Only in the Philippines. But anyway, later on pag-uusapan natin yan. And now, may I ask, okay. Now, let's start with asking update for Okay, good morning everyone. Maraming salamat po sa pagpunta. Nandito tayo ngayon upang tugunan ang problema sa energy. Ramdam na ramdam po ng ating mga kababayan ang problema natin sa kuryente. Noong nakaraang taon po, ko pa sinasabi ito.
Ngayon nandito na. Before us are the challenges of ensuring a continuous supply of electricity, resolving power supply crisis, tackling transmission system disturbances, including the performance of the National Grid Corporation of the Philippines, or NGCP, and scrutinizing pricing practices in the energy generation sector. These concerns require urgent attention and decisive action. Since last year, we've been in constant communication through consultative meetings with our regulators and stakeholders to discuss short and long-term solutions to the power crisis in the province of Occidental Mindoro, the last of which was on April 4, 2023. Hingi lamang po tayo ng update ngayon para malaman natin kung nasusolusyonan na nga ba ang crisis sa Mindoro. And hopefully, with the help and cooperation of all the sectors, we will shed light on these critical issues, understand the root causes, and discover appropriate solutions to safeguard the interests of our constituents and the nation as a whole. We also met with our regulators last May 1, 2023, to investigate and discuss the successive Visayas grid disturbances, which led to continuous power outages in some areas of Panay, Guimaras, and Negros. In this connection, we would also like to get the findings of our regulators in relation to this incident. Totoo bang nangyari ang mga ito dahil sa kapabayaan at kapalpakan ng ating system operator? Sino pa ba? Walang iba kundi ang NGCP. Idagdag pa natin ang delays sa transmission projects ng NGCP na posibleng nakapigil sana ng sunod-sunod na problema sa ating transmission system. May iba pa rin nagsasabing kakulangan ng ancillary services ang isa sa mga dahilan nito na dapat ay trabaho ring kunin ng NGCP. Mukhang marami talagang dapat sagutin itong NGCP. At pakikinggan po natin ang kanilang sagot sa hearing na ito. Kung may kasalanan nga sila, they should be held accountable by our regulators. Moreover, it is high time to conduct a comprehensive audit of the reliability of the transmission system and the performance of the NGCP as our system operator. We have to identify their weaknesses, recommend improvements, and ensure a more reliable and continuous supply of electricity for our people. I have relayed these pressing concerns to the President during our meeting just the other day, and he agreed with my proposal to conduct a comprehensive assessment of the current situation to determine whether the government should indeed take back control over the transmission sector. Finally, we need to ensure that this continuous supply of electricity is accessible and affordable. Considering that a huge portion of our electric bill goes to generation companies, we need to ensure that their pricing practices are in compliance with our laws and regulations. We have to see to it that the generation sector is truly competitive and that we are not being charged with arbitrarily high generation costs. Sisiguraduhin po natin hindi tayo naabuso ng mga gen costs na ito. Para magawa ito, kailangan magtulungan ng ating regulators, ERC at ng PCC, para mapigilan ang anti-competitive behaviors ng mga GenCo at maparusahan sila kung sakaling lumabag nga sila sa mga patakaran. This inquiry will enable us to recommend measures that promote fair competition, enforcement, and compliance in the generation sector. These are vital steps toward addressing the power-related challenges faced by our Filipino people. We must work collectively, engage relevant stakeholders, and harness our legislative powers to find solutions that will safeguard the welfare of our constituents and propel our nation's progress. Thank you, and I trust that this hearing will be a fruitful platform for collaboration and the formation of concrete actions to address the power issues that confront us.
Now, to start off, may I ask an update from NEA pertaining to the power crisis situation in Mindoro? Nasaan yung ating NEA? Good morning, Mr. Chair. Yes, sir. Mr. Almeda, dito ko pala. Yes, can you give us an update? Yeah, just an update on the situation in Occidental Mindoro. Since April 28, the whole province is not experiencing any more of any brownout. From April 28 until to date, they are 100% energized. And how did you do that? Last April, April 27, I met with OMCPC owner, okay, Mr. Banson. Maybe before that, it's worth mentioning, Mr. Chair, that April 27, that is a Tuesday, I visited the province of Occidental Mindoro to inspect on the standby power plant, which is PSI, that should give 5 megawatt free electricity to the province, in addition to the 4-hour electricity supply. And then during that time, I also visited the power plant of OMCPC, the 20 megawatt Samarica plant. So there I saw that the plant is there, it should be working, but it's not being fired up because an absence of a provisional authority from ERC, of which they haven't filed yet any petition to ERC. So April 27, I called on Mr. Banson to meet up with him, and I told him that the province is suffering too much already from the 4-hour supply. So I presented to him the option of making that 20 megawatt power plant of his to run in full scale to cover the deficiency. So during that negotiation, he was very hesitant because he doesn't have any legal cover. So I asked him if, I told him, if you really wanted to help the province, and if you have any, if there'll be any indication that you will agree with my proposal, I will call my secretary to seek his approval for making that plant run without any provisional authority. Sikasuhin na lang natin yung provisional authority pag napatakbo na. Very good. So when he decided, okay, I will take the heat because he will suffer losses. Definitely, he will suffer losses from that. So I told him we have to help the province already. But I saw the Filipino in him. He wanted to help the man. Okay. So immediately, I called up my Secretary of Energy, Rafael Lotilla, and he gave me a go signal. So I went back to him. So I'm giving you one day to mobilize your fuel. And then the next day, he did the testing and commissioning. Nagtuloy-tuloy na po. Ayun. So I commend you for that, Mr. Almeda. Ayun yung kasabihan, kung gusto maraming paraan, kung ayaw maraming dahilan. In this case, gumawa kayo ng paraan para masolve itong problema. So kung totoo, starting April 28 and moving forward, hindi na magkakaroon ng brownout, regular na po yung electricity doon sa Mindoro, then salamat. Pero ito ho ba'y long term o short term lang? Can you guarantee na wala na pong mangyari talagang brownout? Kasi matagal na po nagsasuffer ito mga taga-Occidental Mindoro. So wag na po natin silang dagdagan pa yung kanilang paghihirap sa pamamagitan ng gagawin lang natin itong temporary bonded solution and then brownout ulit. So hindi na po mangyari yung paulit-ulit na patay-sindi. Well, the assurance I gave Mr. Banson is that we will try to help him seek the provisional authority, and I think the provisional authority application is already being prepared and will be filed in the ERC, and we in the energy sector, meaning DOE, NEA, and ERC, are in constant communication to address the solutions, long-term solutions for Occidental Mindoro. Okay. Mr. Chair, I just have a question. I'd like to be clarified on the matter. So apparently a certain Mr. Banson has his power plant to supply the deficiency.
Sino ba talaga dapat ang nagsusupply sa Mindoro? Sorry, Senator Grace. I would like to acknowledge the presence of Senator J.B. Ercito. Go ahead, Senator Grace. Sino ba talaga? Ma'am, sila ho talaga. OMCPC have three plants. Namely, Samarica, which is 20 megawatts. It is situated in San Jose, Mindoro, where the load center is. And then in Sablayan, 5 megawatts. And in Mamburao, it's 7 megawatts. So bakit wala silang provisional authority? Because they're only allowed to run two plants? Ganun ba? Or one plant? Ma'am, the Sablayan and the MAPSA plants do have provisional authorities issued by ERC already. However, the Samarica plant is bundled with some solar power, 8 megawatt solar power plant. And I understand it took them some time to get the legal compliance with environmental certificates. But the diesel plant, I mean the bunker plant is there. Nice timey lang po sila because they're trying to complete the legal compliance with the solar plant. That's why it took them some time to complete their filing with the ERC. See, this is what's confusing, Mr. Chair. For how many months they've been suffering in Mindoro? Yung pala, meron naman pala posibilidad. Meron naman palang paraan para magkaroon ng supply ng power, provisional authority lang yung kailangan. Mm-hmm. So bakit hindi yun? Dapat nape-predict na yun ng Department of Energy na kukulangin. Di pa, paanda rin na yung iba. Di ba? Dapat matagal ng ginawa kung hindi pa nag-intervene, Mr. Almeida. What is your designation? I'm the administrator of the National Electrification Administration, ma'am. During this crisis, I was tasked by Secretary Tolutilla to address this situation. So, mga permit lang pala yung mga kailangan, eh, no? Yes, if you remember, Mr. Almeida, nagkaroon tayong several hearings pertaining to this. In fact, meron pang pumunta rito mga taga-LGU ng Occidental Mindoro at nagkaroon ng matigasan at may nadibate tungkol dito. Yung pala, kaya naman palang gawin. Nagawa nyo pala, bakit pinatagal pa natin yung paghihirap ng mga taga-Occidental Mindoro? Bakit naging usog pagong yung ating aksyon na we could have done this long time ago? Mr. Chairman? Just to add, Mr. Chairman, kasi totoo ba na si Omeco tsaka si OMCPC, hindi rin ata sila nag-a-apply? Yeah. But parang how can they approve something when there's no application to meet with? So ano yung hesitation on the part of sila, Mr. Banson? Bakit hindi sila nag-a-apply? Well, I was made to understand, ma'am, that the legal compliance documents regarding the which pertains to the solar 8 megawatt solar power plant was the one that delayed the whole process in trying to file the petition for application for provisional authority. Was there a government agency na kumbaga nangyayari yung delay sa kanya dun sa legal compliance for that solar project? Maybe I can pass it on to Chair Ramona De Malanta to explain further, ma'am. Magandang umaga po. Go ahead, Attorney De Malanta. Just to explain po, yun po kasing third plant is, as explained by Admin Nani, is a bundled project. Nung sini-SP po ito ni Omeco, dapat po may bunker at may solar component. Yung pong bunker is an old unit. So meron na po siya, existing po siya, may permit po siya. Pero yung solar nila, natagalan, sa paliwanag po nila sa amin, natagalan daw po kasi nag-iintay din ng environmental permits and some land conversion. So dun po sila natagalan. Kaya po actually, tatlong taon na po, 3 years ago pa dapat nila na file yung application or 2 years ago pa nila dapat na file yung application. So, pero ito po, kaka-confirm ko lang, kagabi daw po, nakumpleto na yung supporting document. So ngayon pa lang po nila mafa-file yung application for the third plant. So bakit pinayagan niyo po na mapatagal yung kanilang application? Wala ho ba kayong ginawa na action para sitahin sila at obligahin sila na
ipasa na nila yung kanilang application para mapabilis yung proseso. I think Mr. Chair, noon pong mga yung mga ibang maraming pagpapatawag niyo po sa amin dito, kinukulit din po namin sila na i-file na nila. Pero mukhang sila po talaga yung nahirapan na kumpletuhin yung So permits. Wala ho bang sanction doon dahil sa kanilang nanggagaling yung kanilang delay sa kanila? Wala ho ba kayong pwedeng maipataw na sanction against this people? Apo. Sa amin po, sa punto po ng Energy Regulatory Commission, wala pa. Kasi po hindi pa rin na nafafile. Pero yun pong kakontrata niya, si Omeco. Tiyo po dapat kung magkakontrata kayo, hindi nakaka-deliver yung kakontrata mo, sinisingil mo siya ng anong katumbas nung delay niya. So nag-usap na rin naman po kami ng NEA, na, NEA as oversight for the electric cooperative, na dapat ay pinapatupad din po ng electric cooperative yung kontrata according sa oras na pinramis doon sa kontrata. Mr. Chairman, pero parang lumalabas on, there's only one power supplier in Mindoro, and that is the group of Mr. Banson. Sila ma'am yung pong nanalo doon sa, nung pong nag-CSP yung Omeco, tatlong kontrata po. Sila po yung nakakuha ng tatlong kontrata. Oh, I guess siguro Mr. Chairman, baka moving forward, baka hindi ho ata siguro pwede na sa isang tatlong kontrata, isa lang yung mananalo, because para ngayon yung Mindoro dependent sila ngayon sa isang power supplier. Right. Bakit po ganoon pinayagan na isa lang po ang may hawak ng tatlong kontrata, na we could have just given it to some other power provider suppliers na generation, hindi naman natural monopoly. Nag-conduct po sila ng competitive selection process si Omeco. Ang lumabas po, hindi pa po namin na-analyze yun pong pangatlong kontrata. Yung dalawa pa lang po, ang lumabas po, yung pinakamurang presyo nang galing dun sa supplier na ito. So, siguro po. Pero yun po yung ang pinakapunto po kasi ng CSP. Sinong pinakamura? Siya yung mananalo, siya yung ma-award ng kontrata. So, Mr. Almeida, you said to me a while ago, said here na yung pong patay sindi na sistema ng kuryente dyan sa Mindoro, ma-assure mo na tuloy-tuloy na po ito at maging compliant na po lahat ng mga tao dyan na concerned para make sure maayos ang takbo ng Mr. Chair, yung dalawang planta po niya ay may provisional authority. I don't see any chance na it fails to deliver the expected volume. Pag nabigyan na po ng provisional authority yung third plant sa Marica, wala na hong dahilan ng OMCPC. So kailan po mabibigyan yung third plant? Mr. Chair, I think Chairman will be in a better position to answer that. Okay, thank you. Mr. Chair. Attorney Dimalanta, kailan po? Pagka-apply po nila, ayon po sa batas, ERC has 75 days to give them the provisional authority. So hindi naman po natin naubusin yung 75 days. Kailangan lang po ma-file. Kasi po, ERC, Attorney Dimalanta, may mga reklamo din in the past na ambagan yung rapo kapag kayo po yung nag-aproba, kapag meron pong inilapit na transaction sa inyo, umabot na po ng siyam-siyam. So sana ito, mapapabilis po natin. When you said 75 days, dapat talaga 75 days matatapos. Opo, hindi nga po, sa kaso nga po ng Omeco, nag-uusap nga din po kami dahil sa sitwasyon nila. Hindi naman po natin ubusin yung 75 days. Sana po in one month, ma-process na po namin yung papeles. Importante lang po, makumpleto nila yung filing. Kasi po wala kaming authority na mag-approve kundi pa po nila na file. Okay. Mr. Chair? Go ahead. Salamat, Mr. Chair. Dalawang follow-up question siguro dun sa unang update ni Mr. Almeida. At baka gusto rin dagdagan ni Chair Dimalanta. Sabi niyo nga po, tapos na yung yugtong ito ng patay sindi ang kuryente sa Mindoro Occidental. Pero, so this problem may have been resolved in the interim. Pero yung contentious issue po ng fuel cost, kung ito ba ay dapat pass-through cost, nananatili pa rin po. And pending decision din nga po mula sa ERC. So sabi nyo nga po, Sir Mr. Almeida, kanina, lahat ng tatlong power plants ng OMCPC ay tumatakbo sa diesel, no? Yan yung pinakamahal na fuel source sa Philippine power mix. And balita po namin dyan sa Mindoro Occidental, 7 to 21 pesos per kilowatt hour yung generated mula sa diesel. Na mare-resolve na po ba? And on
in favor of the consumer, yung tanong po na yon, kung pass-through cost nga po ba yung fuel cost? Well, ma'am, I understand. I mean, Mindoro being a SPAG area, it will enjoy subsidy from the UCME. So at the present, I think their SAGR is only at 6.95 per kilowatt hour, wherein their true cost of generation rate is at more or less 22 pesos per kilowatt hour. So effectively po, hindi magiging pass-on cost sa consumers yung fuel cost? Hindi po sa Mindoro. Hindi po sa Mindoro. That's why yung option po na patakbuhin namin yung planta na walang provisional authority, yun po ang ipinush namin. Kasi kung hindi po namin ipupush yun, magre-resort po kami sa emergency power supply agreement, which yun po ang mangyayari po doon, ang mapapass on taho talaga is the true cost of generation rate, which is 20 pesos. Yun po ang iniwasan namin. Okay. To the ERC, maybe you can explain the significance dun sa variance in generation rates. Kasi po, di ba pasto lang dapat yung cost of fuel. And then dito po sa coal, bumaba naman po yung coal sa world market, pero hindi pa rin po napigilan yung pagtaas po ng presyo ng kuryente. But before you answer that, Senator JVS ito, meron ka bang opening statement, Senator? Mamaya lang po, Mr. Chair, I'll just listen first. No? Siguro mamaya sa issue tayo ng NGCP later. Okay. I'll just listen first. Thank you, Mr. Chair. Would you like to answer that? And then Senator Risa would like to continue with these questions? Return questions? Thank you, Mr. Chair. Binabantayan naman din po yung pass-through charges. And katulad nga po ng nasabi nyo, sa pag-monitor din po namin ng Newcastle Index, which is mostly the index used in our coal, in our PSAs na nababase sa coal, pababa na po siya over the last 3 months. Nung sa monitoring po namin ng rates ng mga utilities, karamihan naman po ng utilities, bumababa na din. Although, admittedly, hindi po proportionate dun sa pagbaba. Kasi po kung naalala natin, Newcastle went as high up as $400 per metric ton. Bumaba na po siya ng 130. Pero yun pong pagbaba, hindi po sabay. So, binabantayan naman po yan, kasama po yan sa minomonitor po natin. During our consultative meeting, Attorney Di Malanta, I did mention to you itong problema nga dun sa COLSA, bumaba na ang presyo ng COLSA, Indonesia Index and Australia Index, pero pantusawa pa rin pag-charge itong mga GenCo sa kanilang mga rates na supposed to be dapat pass-through lang. Sabi niyo po sa akin, kung malala ko pa po, ay nag-request na po kayo ng mga dokumento, you did auditing dito sa mga GenCo para malaman kung paano ba they, how did they come up with that rate. At sabi niyo po, yung iba sa kanila compliant, yung iba hindi. At nagpadala na po kayo ng show cause order. May I know, ano na po nangyari dun sa show cause order ninyo? At bakit ang hanggang ngayon, hindi pa rin po compliant mga ito? Apo, salamat po, Mr. Chair. Iko-correct ko lang po yung nasabi ko po noon. Noon pong nag-usap po tayo ng May 1, nabanggit ko na nag-issue na kami ng show cause. Pero letters pa lang po pala yung na-issue namin. Yun po, show cause orders, naka-agenda po sa commission ngayong linggo. Kasi po, nag-reconcile po kami ng numbers. We will, so far, as of this count, it will amount to about 186 show cause orders po yung issue namin sa hindi nag-provide ng information. So napakarami po. And who are these companies? Can you tell us? Can you tell this committee? We will submit na lang, Your Honor, para po. Okay, at bakit po silang pamatigas? Ang sabi po nila, confidential daw po yung information. Confidential yung information. Ayaw nilang sabihin kung saan nila kinuha yung ganong amount na para i-charge sa atin. Samantalang yun ay pasto lamang. So karapatan po ng taong bayan na malaman yun. Kasi tinataga nila tayo. Karapatan natin malaman bakit tayo tinataga, saan ang galing yung kanilang rate na yun. So yun ba imaginary nila o talagang gusto lang nilang dugasan ng taong bayan? Yun po yung kailangan po namin malaman kasi po yung mismong kontrata po nila sa mga utilities and electric cooperatives, nagsasabi na doon na dapat kung maniningil ka, itsasama mo yung basehan ng sinisingil mo. Correct. So hindi po namin din maintindihan kung ano yung
basihan nila sa pagsasabi na confidential yung data on the fuel supply. Isa na lamang, Senator Riza, may question. So, kapag halimbawa na patuloy na nagmamatigas itong mga pinadala niyo po ng letter hanggang sa umabot sa show cause order, ang haba pala, dapat minsanan lang, padalhan niyo po ng show cause order agad-agad. Bakit binibigyan pa natin silang benefit of letter and then show cause order back and forth? Eh, samantalang pag yung mga consumer, pag kuwaning inilatag nila na presyo at tumaga, eh, magsasuffer agad yung mga consumer. Pag ito, binibigyan ng mga special treatment na hindi dapat. Paano kung nagmatigas sila at binastos pa rin po kayo at ayaw pa rin po magbigay ng, ayaw po rin sumunod sa inyong request na para ay pakita yung mga dokumento nila kung paano sila, how did they come up with that napakataas na rate? Paano po? What's your next step? Apo, ang kasunod po nun, hindi nila pwedeng singilin yung hindi nila mapapatunayan na ginastos po nila. Ganun na rin po yung mga... Hindi nila pwedeng singilin hindi po nila ang mga consumer. Apo. Okay. Ganun din po yung... Paano po mapapa-implement yun? Mag-i-issue po ng order ang ERC na hindi nila pwedeng singilin yung cost na hindi nila na susupport. Ganon din po yung mga ginawa namin doon sa mga ineligible contracts or yung mga contracts na walang authority. Nag-expire na yung authority, pinapatupad pa rin nila. Inisuhan po namin ng show cost orders na hindi nyo na pwedeng singilin yung mga lipas na. Binigyan niyo ba ng taning kung hanggang kailan dapat makapag-comply itong mga pinadala niyo na po ng sulat? Opo. Lampas na po yung oras, kaya po pang show cause order. Okay. Pag binigyan niyo po ng show cause order, ilang araw po meron sila para sagutin yung show cause order? And 15. Then kayo na po gagawa ng another move? 15 days po. 15 days. So, wala pa akong napapadala ng show cause order. Sabi niyo po, naglapse na yung dito sa letter. Dito po sa fuel data issue, wala pa po. This week pa lang po. Yung sa mga ineligible, yung pong walang authority, yun po yung may mga napadala na po kami. Okay. Senator Risa? Salamat, Mr. Chair. So, napag-uusapan na in the immediate, at least in the interim, resolved yung problema sa kuryente sa Mindoro Occidental. Yung pangalawa kong gustong i-follow up ay na one of the long-term solutions that has been proposed is connecting Mindoro to the main Luzon grid. At di umano, binibilisan na ng DOE yung proyektong iyon at ini-estimate nilang makukumpleto by 2026 ayon kay Yusek Fuentebella. So hindi siya short-term solution, medium to long-term solution. Idagdag pa po natin doon na yung isang scenario, once magawa yung transmission line na iyon, ay nakaabang yung Ilihan na LNG power plants at nakaabang din yung iba pang nakatayo sa Batangas Bay. Meron pa po bang dagdag na updates? Mapapaaga ba mula pa sa 2026? Kasi medyo tatlong taon pa po yun mula ngayon. Mr. Chair, ma'am, yeah, that is the really long-term solution to interconnect Mindoro to the Batangas Island. So, in any case of any shortage from the brownfield, meaning to say situated power plants in the island of Mindoro, they can to the spot market to supply any deficiency. And at the same time, if there will be any excess of power that is supplied in the island of Mindoro, considering if they would be having any solar plants in the future, they can throw it to the main grid. That is the long-term solution, ma'am. Mr. Chair, who's responsible for building the transmission between Mindoro and the main grid in Batangas? It's the NGCP, ma'am. NGCP. So, dapat noon pa nila ginawa yon, di ba? That's part of their expansion. Dapat noon pa, pero hindi po nila ginagawa. Your Honor. Ang dami, no? Anyway, tatanong natin mamaya sa NGCP. They're here anyway. Go ahead po. And then lastly, Mr. Chair, masaya po ako nabanggit kanina yung solar energy bilang isa sa malinaw na, in fact, short-term solutions. At masaya po ako, Mr. Chair, na nabanggit yung solar energy dahil renewable energies in general ay talagang may inihahain sa atin na solution in the short, in the medium, and up to the long term. So balikan ko na lang po yung mga tanong na iyon o mga issue pong iyon tungkol sa pagpapalaki ng share ng renewable energies, Mr. Chair, sa ating energy mix throughout this hearing. Salamat po, Mr. Ameda. Salamat po, Mr. Okay. Chair. Welcome muna ako sa DOE.
Meron ba tanga DOE dito ngayon? Oh, yes, si ASEC Maring Marasigan. Kasi nabanggit kanina ni Senator Risa yung tungkol po doon sa solar energy and then yung wind power na makatulong din po sa ating energy needs. Marami pong nakarating sa aking impormasyon na yung pong mga nag-a-apply ng permit para makapagpatayo po ng wind energy. Marami na po kayo nabigyan and yet these companies and these people ay walang ginagawa doon sa permit na ibigay nyo sa kanila. And they're just waiting to flip it. Meaning, they're waiting na meron pong pumunta, lumapit na investor sa kanila para ibibenta rin nila, isasubko nila, pagkakitaan nila. Di ba dapat meron kayong ilang taon na ibibigay na palugit sa kanila na after a certain period of time, kapag wala kami nakitang development dyan, babawiin namin? Eh sa ngayon po, halos lahat na ata ng mga lupains sa Luzon, okupado na po ng mga nabigyan na approval sa permit para sa wind energy. Usek, ASEC. Thank you very much, Mr. Chair, and magandang umaga po sa ating lahat. Tama po yung naturan ninyo na meron tayong mga na-issue na service contracts for solar and wind power development. Ang proseso po ng pag-release or pag-i-issue ng service contract ay pinadali natin at pinadaan natin dun sa Energy Virtual One-Stop System, yung po tinatawag nating EBOS. At kalaki po ng mga kanilang mga kontrata na pinipirmahan po natin ay meron pong specific work program. Yung pong work program ngayon ay meron tayong tinatawag na pre-development and development stage. Doon po sa pre-development, limited lang po yung oras na binibigay ng Department of Energy para ma-secure yung mga permits na kailangan sa pagde-develop. At kung hindi po nila natapos yung lahat na permitting requirements within the pre-development stage, then ini-issuehan po sila ng show cause order. At kung hindi nila ma-satisfy yung mga kailangan ng service contract, nagli-lead po ito sa termination. Okay, so can you give us a list of these companies na nabigyan nyo na po ng service contract? Gusto ko po yung listahan. At kailan po sila na bigyan ng service contract, na aprobahan yung kanilang service contract at naglapse na po yung doon sa requirement na dapat meron na po silang nagawang development. Kasi ang balita ko po, napakarami raw at napapabayaan po ng DOE, hindi na po na-monitor. So give me a list of that, this committee. And gusto ko po kapag naglapse na po at hindi po sumunod, doon po sa inilaan natin na taning na para sila ay makapag-develop na wala na po maraming cheche-boreche, wala na maraming satsat, cancelahin na po natin. Ibigay natin doon sa mga company na may kakayahan at may pera na para talaga mag-invest at magtayo ng solar at wind energy. And a follow-up question, paano nyo po na-vet or na-screen whether those companies that are applying for a service contract para sa wind and solar ay may capability talagang magpatayo ng infra for that purpose, for that project? Maraming salamat po, Your Honor, Mr. Chair. Una po sa inyong katanungan, yes, we commit po na mabigyan kayo ng kompletong listahan ng lahat ng renewable energy service contracts na na-i-issue ng Department of Energy, particularly po dun sa wind at solar na pinag-uusapan po natin ngayon. Ngayon, yung pong inyong sumunod na katanungan tungkol po dun sa papaano po natin nadidetermine ang isang company is qualified to enter into a service contract. Meron po tayong tinatawag na minimum legal, technical, and financial requirements for us renewable energy service developer para po mag-qualify sa isang project sa Pilipinas. Kung hindi po na-meet yung minimum requirement po, supported po ng talagang mga dokumento, even po yung kapasidad or capability ng mga technical personnel na involved sa project, including po yung proof ng kanilang financial closure or yung financial capability ng kumpanya ay part po ng mga submissions sa Department of Energy. Okay. To date, meron na rin pong 57 offshore wind service contracts ang na-award ng DOE. Tama ho ba? Hindi ko lang po tanda yung exact number but ganun pong numero ang okay, sige, ganun po. So sa ganung numero,
ilan po dito ang umuusad na, meaning meron na pong development. Maraming salamat po ulit sa question, Honorable Mr. Chair. Well, ang isa pong measure na ginawa ng Department of Energy para malaman po kung ready na ang mga renewable energy projects, nag-conduct po ng yung tinatawag nating Green Energy Auction Program ang Department of Energy. At dito po sa Green Energy Auction Program, meron pong definite and specific period na dapat po matayo, ma-reach yung pong tinatawag nating commercial operation date ng mga planta. So ilan na po out of the 57? Nagko-conduct pa po tayo kasi yung Green Energy Auction na program po natin. Nagko-conduct pa lamang po? Meron po tayong na-award before na almost 2,000 megawatts. Pero nag-conduct po tayo ng second round. No, sir. I'm sorry, sir. Just answer my question straight. 57 po ang na-awardan po ninyo ng DOE, ng service contract para sa offshore wind. Ilan po ang gumagana na? Ilan po yung nakitaan nyo na meron na pong development? Yun lang po, pakisagot lang po. Mr. Chairman, and just to add dun sa tanong nyo po, pwede din malaman kung may terminate na din kayo or mayroon nang nanganganib dun sa 57 na yun. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator. Maraming salamat po, Honorable Nancy. Mr. Chair and Honorable Binay. Yes, we will provide na lang po sa inyo yung kompletong listahan, including po yung status ng mga project para po makita natin lahat yung, pati po yung na-issuehanan ng mga show costs at termination letters. Dapat po, meron na po na-terminate by now. Apo. Kasi ilan taon na yung balita ko po, meron siya na 5 years na ata na-issuehan, na-awardan ng service contract at hindi po gumagalaw. Nagkakaroon na po talahib yung lupa doon. Eh, nag-aantay lang ng highest bidder na pumasok at para mag-offer doon sa service contract niya, which is against the law. So dapat po doon meron kayong constant monitoring to ma-ensure na hindi po nabababoy itong pag-a-apply ng service contract. Yes po. Okay, we will provide po the committee. Kayo makapag-provide niya? Immediately po. Mr. Chair, quick additional question. Senator Risa, go ahead. Po, dagdag po doon sa pinag-uusapan nating solar at saka wind, lalo na doon bandang Mindoro Occidental. Geothermal po. Totoo po ba na mayroong 20 megawatt geothermal plant sa Mindoro Occidental na coming online? Kung totoo, ano pong status ng proyektong yon? At paano nito maapektuhan yung energy security sa Mindoro Island? Maraming salamat po, Honorable Mr. Chair and Honorable Senator Rentiveros. Yes, meron pong potential na 20 hanggang 40 megawatts na geothermal project doon sa Mindoro. Ito po ay tinatawag na Monte Lago Geothermal Project. Unfortunately po, hindi po naka-deliver yung ating pong developer. Kaya hanggang ngayon ay hindi po nagagawa o naitatayo. Nagkaroon na po siya ng termination. Na-terminate na po natin yung original contract noon. So humingi po sila ng reconsideration two years ago at nabigyan po sila ng specific time frame para kumpletuhin. Datapat po ngayon, nasa assessment period na po ulit kasi hindi po ulit na i-deliver yung project. Okay. So, nandun po yung potential. Unfortunately po, wala pa yung planta. Maraming salamat po. Okay. Salamat po. Thank you, Senator Risa. Pwede tayong dumako muna ngayon sa NGCP. NGCP, maraming mga delays doon sa implementation of ang inyong mga transmission projects at ang palagi niyong gas-gas na palusot ay doon sa right-of-way and COVID. Na hindi po katanggap-tanggap yan, na malaki naman po yung perang kinikita ninyo. Ano ba talaga ang tunay na dahilan? Good morning, Mr. Chairman, Honorable Senators. I'd like to turn over the floor to our Transmission Development Planning Head, Mr. Reddy Romoroza, to answer that question. At madagdag ko po, katulad halimbawa itong sa Panay, sa Negros, na matagal na po, ilang taon na dapat po yan, nakakonect na po sa main grid. Bakit hanggang ngayon, di pa? And again, yung palusot niyo palagi, COVID. At kundi COVID, right of way. Gas-gas na po na palusot yun. Nakasakit na po sa tenga pag narinig po namin yon. Good morning, Mr. Chair, and to the honorable members, senators of the committee. Yes, Mr. Chair, marami din pong factors na nagko-contribute dun sa mga delay ng projects namin. Pero yun nga po,
kasama po sa nababanggit namin ang right of way, pati rin po yung mga permits, LGU concerns po namin. At yun naman po ay patuloy po namin ginagawa ng paraan at natulong din po ng ahensya ng Department of Energy. Natulungan po kami sa mga pag-address po na yon. Kaya po yung project sa Cebu Negros Panay interconnection, yung 230 kV backbone namin ay ang target completion po is ngayong taon, December, August 2023. Pero yung submarine cable po namin between Negros and Cebu ay already energized. At although sa mababang capacity po, pero mula po noong April ay meron na pong power flow doon na up to 80 megawatts. So nandun na po kami sa pagkumpleto noong overhead lines sa Negros. At kapag nakumpleto po ito, ay magiging additional 800 megawatts capacity between Negros and Cebu. Nabanggit niyo po yung LGU. Wala akong problema sa mga taga-LGU because I talked to many mayors tungkol po din sa sinasabi niyo nagkakaproblema sa right of way. It's just a matter of magbigay ho kayo ng tamang value sa market ng lupa. Ang nangyari kasi binabarat niyo raw po. Eh siyempre, sino ba naman papayag may-ari ng lupa na ibibenta sa inyo at a lower market price? At kung gusto niyo po talaga para matapos mapabilis niya, medyo taasan niyo pa po kung anong nasa market value. Taasan niyo ng konti. Sino ba naman hindi papayag kung nakita nung may-ari ng lupa, uy, mas mataas ito ah, kaysa sa market value. Kaya okay lang, sige, ibenta ko na sa inyong lupa. Ayaw niyo, binabarat niyo. Anyway, mamaya niyo sagutin yun. Ito muna mas importante yung tanong ko kasi po nakarating sa akin na 95% ng kita po ng NGCP na pupunta po sa dividendo and only 5% ang nire-reinvest sa development. What the F? Bakit po ganon? Puro pagkakamkam po ng salapi ang nasa utak po ninyo dyan sa NGCP. Wala na ho kayong concern para sa kapakanan ng bayan. Bakit po? Totoo ba yun? 95%? Correct me if I'm wrong. O baka 98? Iko-correct niyo ako. Mr. Chairman, we don't have an exact figure on, we don't have that information. And if you don't have, can you provide us? Can you provide this committee? We will provide, Mr. Chairman. Yes. We're very interested. Kasi po, at yung perang na pinaghati-hatiin yun ng mga shareholders and karamihan dyan na pupunta lang doon sa ibang bansa. Mr. Chair, corporate secretary siya. Di ba siya yung pipirma ng mga documents yung corporate earnings, secretary. Tapos kung ano yung mga profit, you have no idea whatsoever. Baka pag bumalik ka sa amin, dinoktor na yung mga papel bibigyan mo sa amin. Mr. Chair, meron po akong figure na baka pwede nating itanong kay Attorney Concepcion kung pwede nilang i-confirm o i-correct. Meron po kasing nung 187.8 billion peso payout ng NGCP sa kanilang mga shareholders bilang dividendo. Tama po ba ang figure na ito, Attorney? I cannot confirm at the moment, Madam Senator. 187 billion. 187.8 billion pesos, Mr. Chair. Baka pwedeng hanggat maaga, pwedeng i-confirm ni Attorney Concepcion sa ating komite. This is a figure that I raised in 2018. 2018, Mr. Chair. Tagal na, pero hanggang ngayon, they failed to provide that information, that document. Now I'm asking Attorney Concepcion to confirm or correct it to the committee, Mr. Chair. Okay, before you answer that, Mr. Concepcion, follow up. Okay, 2018 pa pala, ipinarating na ni Senator Grace yung katanungan niya. Senator Risa. And kayo po ang corporate secretary, kayo po yung pumipirma sa mga dokumento tungkol po sa revenue. Don't tell me na kayo po ay tanga. Sorry ha for the word. Kasi kung sasabihin nyo hindi nyo alam, tanga kayo. Ba't pa kayo naging corporate secretary? Maliban na lang kung kayo po ay nagtatanga-tangahan. Paki-answer lang po, 2018 pa raw, sabi ni Mr. Chair, I don't have the figure right now. Why not? You're the corporate secretary. You should have those figures. Place, you should know. It's your responsibility to know as corporate secretary. Mr. Chair, baka ang pwede po nating panghingin kay Attorney Concepcion by today to provide the committee with the audited financial statements filed with the SEC through our chair. We can do that, Mr. Chairman. By today, please, Attorney Concepcion, Mr. Chair. Can you provide it to us? Salamat po, Mr. Chair. Attorney. Okay, kasi pag katagal-tagal na,
hindi niya po na-provide. So meron kayong tinatago at saka kayo po ay nag-ignorante-ignorantihan na parang hindi niya po alam. And I don't believe na you seem to be a very intelligent, smart attorney kasi hindi ka naman po maging attorney at hindi ka maging corporate secretary kung kayo po ay ob-ob, di ba? Am I right? Thank you for that. Kaya po kayo ginawang corporate secretary, dahil smart kayo, kaya ka po naging lawyer, pumasa kayo sa bar, dahil kayo po smart. So, having said that, eh dapat po alam nyo lahat at alam nyo yung responsibility nyo na malaman kung ano talaga ang kinikita ng inyong kumpanya na represent at magkano po yung paghati-hati sa dividendo. Pero sabi mo, hindi nyo po alam. Kaya nga, tama yung Senator Riza, when we need that information today, give it to us. How about 2021? Mas malapit yun ng konti. Baka, in 2018, 2021 siguro mas 2021, naalala nyo po, magkano yung kinita ng... No, ma'am, I'm sorry. It's I'm not in finance. And I don't have the numbers on the top of my head. Hmm. We can give you the information okay. In the day. Okay. So sa board ka lang, sa mga board. Yes, ma'am. Exactly. Thank you, Senator Grace. I need a copy of your board resolution. At ikaw pumirma dyan. Di ba? Hindi po. Okay, assistant ka lang. Okay. Yung, kung ano yung nakasuad doon sa inyong board resolution tungkol po doon sa patian sa dividendo. I need that, yung board resolution ninyo. Mr. Chair, I'll go to the board for that, Mr. Chair. Okay. Mr. Chair? Pwedeng pa, ano ko lang, palagdag ko na rin sa NGCP, aside from the dividends, yun na rin expansion yung kanilang budget that they plowed back. Kasi nga, naano ko sa nabahala ako doon sa sinabi ni Chair na 95% ay dividendo, tas 5% lang for expansion. Can we have the figures also on how many billions or millions have been plowed back for development and expansion? Kung pwedeng mabigyan din ng committee. That will be in the financial statement, Mr. Senator. Yun nga, Senator JV, sabi nga ni Senator Risa, noong 2018, 187 point something billion ang napunta sa dividendo. Just imagine, dividendo lamang. O, sa expansion, sa development, wala, 5%. Baka nga, ngayon, baka 1% na lang. So siguro 99% napunta sa bulsa ng mga shareholders. And sa bagay, assistant na po kayo. And isa pa po, Attorney Concepcion, sa board resolution, kung ano man po yung naipasa ng board, ng majority, kaya palang i-override ng minority? Yung po yung nakalagay sa contract? That's not correct, Mr. Chairman. We have to take into consideration that the Chinese, the State Grid Corporation of China, own 40% of the company. Wait, 40% sila. Ngayon yung Filipino counterpart, dalawa yon, di ba? Yes. So SM and then Cayuto. Cayuto. How much does Cayuto own? How many 30, percent? 30% po. So 30-30. So minority pa rin sila. No, but... So kung sinabi ni 40% at hindi nagsama si yung dalawang 30%, minority. Well, that may be correct in theory, Ma'am Senator, but in practice, that hasn't happened. It hasn't, but it can. No, ma'am. Because why can't it? No, for example, the group, one of the 30% owners joins the 40%. Diba? Well, parang... theoretically, like I said, can be possible. But okay. But did it happen already? Not yet, Mr. Senator. Not yet, Mr. Chairman. Pero it is possible na mangyari yon. Well, tapos sabi mo not yet. No. In theory, Mr. Chairman. But we have to remember that if it's going to be a, well, quote-unquote, showdown between the Filipinos and the Chinese, I don't think there will be any question with regard to the loyalties of... Eh kung sa ngalan ng salapi, wala na sigurong Chinese o Filipino, basta't perang pinag-uusapan, eh nakabulak na siguro lahat. But anyway, nabanggit niyo po yung State Grid of China, 40%. Now, from my understanding, is base po sa Intel report na tanggap ko, eh remotely, mga ka-access daw po yung China, yung State Grid of China sa national grid natin, sa main grid natin. At saka isa pa po, sir, doon po sa planta ng NGCP, puro Chinese characters ang nakasulat sa instructions ng mga sensitive mga kagamitan doon. Okay? Pati manual Chinese characters.
At isa pa po, may dagdag ko pa. Yung transco, alam niyo po yung transco ano? Na karapatan po nila kay dahil may-ari po talaga originally ng ating transmission, mga transmission line, ang nag-build niyan ay yung transco. That's government. And yet, transco is not allowed to enter into the premises of NGCP. Kakasuhan pa ng trespassing pag nagpumilit. Mr. Chairman, actually that's not also accurate that transco is not welcome in our premises. Not accurate? I have some people who would attest to no, my statement. Mr. Chairman, what we have with transco is a well, we need to coordinate with each other for these visits. Kasi what I think what happens is that some transco personnel go to our substations unannounced. Of course. Tama lang po, unannounced. And I'm doing that as well sa mga iba't ibang agency ng ating gobyerno para surprise visit, para mabulaga kung meron mga itinatago, merong ginagawang kamalian. Eh kasi pag i-coordinate sa inyo, bigyan kayo ng heads up, eh makapag-prepare kayo, malilinis yung mga maruruming mga gawain nyo doon sa loob ng inyong planta. Dapat talaga unannounced. Eh kaso nangyari, then ginawa po ata ng transco several times na pupunta doon unannounced para mag-inspeksyon, eh hindi nyo po pinapapasok. Eh gobyerno yan. Eh, this is still Philippine territory, hindi po to China territory. Ba't yung pasok yes, yung Pilipino sa loob ng planta na kung saan lupain pa rin ng Pilipinas na nagmamayari? Ba't yung pagbabawalan? At 40% lang pagmamayari ng sa NGCP ng State Grid of China? Mr. Chair, we have an existing protocol with Transco that we coordinate before each and every visit. Now, my recollection is that the cases filed that you're mentioning was not actually, these were not actually Transco personnel, but people who belong to a third party, for lack of a better term, auditor. So we don't... Kaya nga, pero these people were sanctioned by Transco to do the monitoring for them. So what's wrong with that? Still, they were delegated by Transco do the monitoring. Mr. Chairman, siguro magandang pakinggan yung Transco ngayon. If they, kasi panibago na yung Transco puno ngayon eh, if they've exerted that right to inspect NGCP. Okay, go ahead. Thank you. Good morning, Mr. Chair and the members of the committee. We confirm, Your Honor, that the NGCP did not allow some of our subcon personnel. But they allow us to inspect the transmission assets. They don't just allow us to inspect the new projects. At bakit daw po? Ano pong binibigay sa napalusot sa inyo? They maintain, sir, that new projects are not yet transmission assets. Oh. We are not yet energized. And dapat po, di ba? Karapatan nyo na makita yun, ma-monitor, ma-inspect. And yet, they don't allow you. At kakasuhan pa kayo ng trespassing pag nagpupumilit kayo, di ba? Okay, Mr. Chair, kasi siguro sinasabi, yung transmission area pwede, pero dun sa iba hindi. Pero matanong ko nga yung ERC, kailan kayo huling nagkaroon ng audit dyan sa NGCP? Opo. Mayroon pong tinapos na asset regulatory asset-based audit. Nag-start po ng 2019 nga ba, Kom? Kakatapos lang po ng 2022. So yung results noon meron na. Opo, naka-publish din po sa website po. Okay, anong evaluation? Good. Hindi pa po tapos yung evaluation. Ano pa lang po ito nung auditor, nung consultant 2019, hindi pa tapos hanggang ngayon. Tapos na po yung report, ini-evaluate na po ng commission kasi po it was commissioned as part of the reset of the rate reset of NGCP. Okay, but then for the past how many decades, ilang beses kaya nagkaroon ng audit? I think yung huli po before this 2019 was 2008-2009. Tagal, Madam ano? Senator. Okay, thank you, Mr. Chair. Okay, I would like to acknowledge the presence of Senator Robin Padilla. Senator Padilla, do you have an opening statement? Okay. Now, isa lang, Senator Iza. I-request ko po ito sa NGCP. Yung shareholder agreements and share purchase agreement of all shareholders. Can we have that? Pwede ba? Mabigyan nyo kami yan tomorrow? I will seek the approval of the board, Mr. Chairman, because
As you know, there's an arbitration case between NGCP and Transco and PSAM. So you mean this is confidential to kailan ikukorte pa? Do we need to go to the court for us to get this information? Well, the arbitral tribunal is already deliberating as to the result of that case, Mr. Chairman. Of so course, so meron pong kaso ito sa korte dahil pakipaliwanag ulit one more time because may away. Yes. So but kung ano may away nyo, kung sino man yung mga kaaway nyo, ito pong Senado, itong committee ay nagre-request sa inyo. Kami nagre-request sa inyo na give us a copy of your shareholder agreements and share purchase agreements ng mga shareholders. Kami po ang request. Kung sino man makaaway nyo, makipag-away lang kayo doon, tuloy-tuloy yung away, away pa more, no problem with us. But us asking you to provide us with these documents I just mentioned to you. I'll go to the board for that, Mr. Chairman. Very good. Senator Riza? Yes, salamat, Mr. Chair. So, Attorney Concepcion, are you in line with the question of the chair? Are you confirming na mayroon, nagkaroong shareholders or stockholders agreement, particularly between the majority and minority blocks sa loob ng NGCP? The constitutional documents are always on file, ma'am, with the SEC. So we have the bylaws, we have the articles of incorporation. You can, it's all for public viewing, ma'am. At kasama po ba sa mga constitutional documents yon na iyon ang shareholder or stockholders agreement sa pagitan ng majority at minority blocks sa NGCP? No, sir? No, Your Honor. So there has not been any shareholder or stockholder agreement among the blocks in NGCP? There is. So could you open your mic, Attorney? Could you provide the committee with a copy of that shareholder or stockholder agreement among the blocks? I will go to the board for that, ma'am. Like you will go to the board for that. So we will await the board's feedback through our chair soonest. Thank you, Attorney. Now, hindi nyo pa po nasasagot, Attorney Concepcion, yung katanungan ko, bakit po puro Chinese characters ang nakapaskil po doon sa planta ninyo para i-operate po yung mga kagamitan doon? The provider of our hardware for the system operations, Mr. Chair, these are not plants, by the way. These are substations. Okay. It's a Chinese provider. Now, the instructions to that to the system were in Chinese originally, but also they have English translation. Because of course, our Filipino engineers had to go through training for that. So, meron pa rin pong English na ano na translation. So, yung po mga operator ninyo ay Chinese, kaya nga may Chinese character. Siyempre, kung Pilipino, ba't nandun pa yung Chinese characters na yon? They po. Get rid of those Chinese characters, burahin nyo na yon. Nakainsulto naman. Dito kayo sa Pilipinas at Pilipino nagpapatakbo, kung totoo talang mga Pilipino, eh bakit kinalang pa may Chinese character? For what? Yes, Mr. Chair. Baka may mga Chinese employees po kayo. Wala po. Wala? Wala po. Are you sure? Yes. Kasi meron po ako natanggap na info. Meron daw po kayo mga Chinese employees, Chinese technicians. Although hindi lang po ganun karami, pero dati rin po halos lahat dominated daw by Chinese engineers and technicians. Pero ngayon daw po medyo nabawasan. Dati rato, kung 100, ngayon na po ata, parang 99 na lang. No, Mr. Chair. The only Chinese that are in the country are connected to NGCP are three. And these are the members of the board. So they sit in the board and they represent the shareholdings of State Grid of China, a corporation of China. And do you agree na it poses a national security threat? Ito pong State Grid of China, 40% ang nagmamayari at ayon po sa Intel report na natanggap ko, remotely, the National Grid of China, Chinese government, may makapag-access sa ating national grid. So pwede po tayong isabotahe, just like what happened to Russia and Ukraine, lalo na po sa nangyari sigalo sa pagitan ng China at Philippines because of the West Philippine Sea. That's not also correct, Mr. Chairman, because in the first place, like I said, only Filipinos are manning the substations. Secondly, how do you know?
Eh kung yun nga pong hinihingi ko sa'yo bilang corporate secretary, hindi mo mabigay-bigay, hindi mo alam. Eh yung pa kaya yung tungkol po sa national security threat, sabi mo that's not correct. What do you know about national security? Mr. Chair. Go ahead, Senator Riza. Salamat, Mr. Chair. Following the line of questioning of the chair, Mr. Chair, I need to add my voice to the chairs to correct right away. Hindi po madaling sabihin na hindi national security threat na may ibang bansa na state-owned enterprise na may obligasyon mangolekta ng impormasyon o intelligence at ibigay sa kanilang gobyerno sa Beijing tungkol sa ating bansa at maging tungkol sa ating gobyerno, ay isang bansa na napaka hindi kaibigan na ang pagtrato sa atin sa karagatan sa West Philippine Sea. Isang bansa na nandun din sa ating telecommunications industry and lalo na sa ating national grid para sabihin natin na hindi national security threat yon. Hinding-hindi po tama yon, Mr. Chair. Maling-mali po yon. Just for the record, Mr. Chair. Salamat. Thank you, Senator Riza. Yun nga, sinasabi ko dito kay Attorney Concepcion, sabi niya, that's not gonna happen. It's not happening. Kaya sabi ko sa kanya kanina, how would you know? Eh samantalang yung tinatanong ko na teritoryo mo yon na dapat alam mo bilang Assistant Corporate Secretary tungkol po doon sa mga documents sa revenue, hindi mo alam. Ito pa kayo sa national security. Eh anong alam niyo po sa national security? It is a national security threat. And I've heard this from sa intelligence community natin dito sa Pilipinas. And they were telling me, Senator Tulfo, this poses a national security threat, itong pong 40% na pag-aari po ng state grid of China na dapat po gobyerno natin ang namamahala systems operation. And that's the reason why, let me tell you this, I told the president the other day na dapat yung systems operation may transfer sa Transco. Hindi na po dapat sa inyo, dapat kayo sa ano na lang, maintenance na lang. Dapat may balik sa gobyerno, hindi na po sa state grid of China. At sa isa pa po, pag kayo po ay yung sa pag-acquire ng mga lupa, expropriation, bakit po ipinapangalan sa NGCP at hindi po dapat, hindi na dapat sa Transco, dapat sa gobyerno, na para kapag nag-expire na po yung inyong kontrata, 50 years, ang haba-haba, pwede nyo pong i-hostage ang gobyerno ng Pilipinas. Mr. Chairman, on the first point, on the, with regard to the national security concern, we'd like to confirm that even the National Security Council has already visited our premises, and they have made actually an inspection. This was done, I think, in 2019. I'm not exactly sure of the date now. I think it's 2020. It was then National Security Administrator Esperon who himself went to our head office as well as the regional offices to inspect with regard to the report at that time that there was a remote control that can be accessed by China. I'm not at liberty to disclose the findings of the NSC because I think okay. I'm not. General Esperon did go to your facilities, right? Yes, at doon siya na-inspect. Yes, pero hindi siya pumunta sa state grid of China, right? Pumunta China, ba? Oh. So hindi niyo masasabi na wala silang remote access kasi ang pinuntahan lang planta niyo. Of course, lilinisin yung planta. Sabi niyo nga dapat may coordination bago pumunta sa mga planta ninyo. Oh. Eh di, lilinisin nyo na, alisin nyo na yung mga kable-kable doon na magtuturo, magpo-point out na doon sa remote access. So until na verify nyo po talaga mismo sa China, sa state grid of China, na malinis at wala silang remote access, I wouldn't believe whatever you tell us na hindi possible yun. I will still believe na meron pong access remotely, kaya po ng state grid of China kung gugustuhin na isabotahe po yung ating national grid na isang araw pagising natin, eh baka hindi tayo Republic of the Philippines. Mr. Chair. Oh, yung report daw po ni Esperon, mismo, binanggit niya po sa Esperon. Oh, sa report mismo ni Esperon, General Esperon, sinabi niya may vulnerability daw. Oh, tapos sabi ni Esperon, wala. Oh, sige, banggitin mo pa si Esperon.
Mr. Chair, I didn't mention that there was no finding by Secretary Esperon. What I mentioned was that the National Security Council, in fact, as well as the National Intelligence Coordinating Agency, are working closely with us with regard to these issues. Hindi, kaya nga. So you did mention about the National Security Council na nag-visit, okay, kasama si General Esperon. Eh, and then yung naging result ng pag-visit nila, and mismo si General Esperon nagsabi, may vulnerability. Na ibig sabihin, na possible. Pwede tayong ma-access yung ating national grid ng state grid of China. Well, na pwede tayong masabotahe. Vulnerable tayo sa ganong klaseng sitwasyon. Mr. Chairman, there's no such thing as a 100% invulnerable cybersecurity system or system for that matter. I think there's no such thing as invulnerable kung 100% pag-aaral ng Pilipinas. Pwede pa tayong mahak. E lalo na kung 40% pag-aari po ng foreign country. Mas lalo na po, mas madali. Kasi 40% na eh. Doon sa po, yung sinasabi mong 100, na pwede nga talaga, hindi po foolproof na tayo po'y mahak o gamitin ang salitang hack. Eh, possible, mahak pa rin tayo. Pero sa 100% na pag-aari natin mismo, yung grid natin, eh paano kung 40% pa mismo, eh ibang bansang nagmamayari? Well, ito po yung nagpo-post na national security threat. Para sa akin, marami po akong nakausap sa intelligence community. Of course, I'm not going to mention you the names of those people. And they're telling me na tutukan mo yan, Senator Tulfo. May problema tayo dyan. Malaking problema, seryoso po na problema yan. Especially ngayon, palala ng palala, itong nangyayaring sigalot sa pagitan ng West China at Pilipinas sa West Philippine Sea. Na kung saan ay binubuli na tayo nitong China. At kung ano na pang pinanggagawa laban sa ating taga-Philippine Coast Guards, sa ating mga mangingisda. And I'm afraid for our people. I'm very scared. I don't know. You're not scared. Siguro, wala, hindi ka takot dahil kakampi ka nila. Hindi ka kampi ng Pilipino. I'm sorry if I have to say this. Kasi, no, I love my country. Ayoko na isang araw pagising natin, meron pong nangyari hindi ka nais-nais sa ating bansa. Na tayo po ay na brown renowned at na lahat ng mga sensitive facilities natin kasama ng ating military installations. Kayang-kaya naman nilang gawin yan kung tutusin. Alam niyo po yung nangyari sa Ukraine and Russia? Na sinabotahe po ng Russia yung ano ng Ukraine national grid. Na pwede mangyari sa atin yon. Kasi 40% nga ownership is state grid of China. Mr. Hindi po nagpag-away sa China, no? I'm just stating facts na possible na mangyari based on information that I received from our intel community na it could happen. Di ba? Go ahead, Senator. Salamat, Mr. Chair. Kaugnay din kay dating Secretary Esperon, I remember po, sinabi din ni dating Secretary sa atin dito sa Senado na at that time, 2022, perhaps, as late as 2022 or 2021, wala pa pong cybersecurity strategy ang ating bansa. And he said, we need that. We need that para masiguro yung security ng ating bansa, lalo na sa mga critical industries kasama na sa energy. So, definitely vulnerability, yung presensya ng isang malaking share ng isang dayuhang bansa o state-owned enterprise nila which has not been friendly, which has been hostile to us, lalo na sa mga karagatan, Mr. Chair. And just to go back to yung hiningi ng chair sa NGCP na kopya nung mga financial statements sa SEC at pati yung shareholder or stockholder agreement sa pagitan ng majority at minority blocks. Actually, Mr. Chair, nagdalawang isip ako, why the need to go to the board? Pwede po bang isabina na lang ng komite natin yung mga dokumentong iyon? Pwede rin. Yes, thank you, Mr. We'll do Chair. That. Thank you, Mr. Chair. Kasi karapatan po ng mga Pilipino na makuha po yung mga dokumentong yan. Kasi po, pera ng Pilipino ang pinag-uusapan dito na pinaghati-hatian
ng 40% ng state grid of China na itong bansang ito and may problema sa bansang Pilipinas at ito na nga po yung binubuli na nga po yung ating mga kababayan, ating mga fishermen, binubuli na po yung ating Coast Guard kung nagagawa po nila sa labas ng bansa yon. Okay, sa karagatan, much more na meron silang access inland to our national grid. And I fear for our country. I fear for my people. I really do. Ewan ko po sa inyo, wala kayong problema siguro, pero ako po, natatakot ako every single day. Hindi, mawawala lang po yung kabako at takot at nervyos kapag wala na po sa kamay ng State Grid of China yung 40% ownership ng NGCP at yung po yung napunta na sa Transco, na ibalik sa Transco. And in fact, I recommended to the President na kansilahin po yung inyo pong prangkisa for so many violations that I did just mention na dapat po mag-reinvest kayo doon sa development, systems development, which hindi nyo po ginagawa at mas inatupag nyo pa po na maghati-hatian ng malaking dividendo sa inyong mga shareholders. And there are so many other violations. And that's why I said, cancelan siguro yung ano nyo, prangkisa. And that is something na pag-aaralan po pag nakumbin po yung JCEC, Joint Congressional Energy Commission. Yan po isa sa mga pag-aaralan namin na kung paano po maibalik ulit sa gobyerno natin yung ating transmission lines. Mr. Chair? Go ahead po, Senator. Mr. Chair, dahil po nasimulan na rin nating pag-usapan yung sitwasyon sa Mindoro Occidental, mari din po ba akong magtanong tungkol sa sitwasyon sa Panay Island? Go ahead po, thank you, Senator. Mr. Chair. So ito po, bilang paglilinaw lang sa dahilan ng mga power outages doon. So, maitanong po sa DOE, ASEC Marasigan, tama po ba? So, sir, wala pa pong malinaw na paliwanag sa sinasabi ng NGCP na system disturbances. Dahil sa recent power woes doon sa Panay and then na-affecto yung mas malaking bahagi ng Visayas hanggang pa sa Luzon, initially, sinabi ng NGCP, nakadetect sila ng dalawang disturbances sa system. So yung isa, sabi nila, the distribution line of a DU in Panay tripped, triggering power plants to disengage from the transmission system. At pangalawa, the tripping of a generation facility. So, na-figure out na po ba ng DOE kung ito na nga ba is what went wrong or what went wrong po ba sa sitwasyong iyan? Thank you very much, Mr. Chair, and thank you very much, Senator Ontiveros. At the moment po, we are still continuing yung assessment po natin. So far, what we have established are the chronology of incidents that have happened, including that the latest one that we had, which happened on May 12. So we are, at the moment, what we have is that the tripping of the lines in Negros, the succeeding tripping of the different power facilities in Panay, and then there is also the tripping of the interconnection between Panay and Negros, as well as the other trippings within the area. We are also assessing the parameters, particularly different parameters, particularly the difference in security settings as claimed by some of our stakeholders. So we need to synchronize po dapat yung transmission operation as well as the power plants operation. All of this po ay nakapalaw po dun sa aming analysis and we will, I believe po nagsubmit po kami ng initial report ngayon lang po sa office po ni Senator Tulfo. Thank you very much po. Salamat, ASEC. Then makakatitiyak kami na makakatanggap ang komite dahil nag-submit na kayo sa aming chair. Gusto ko rin pong balikan yung sinasabi niyong parameters na ina-assess nyo. Kasama na po yung dependable capacity, withholding capacity. Pero bago po nun, kasi
Batay po sa parehong mga power statistics, sinasabi, yung Luzon grid, mayroon siyang installed and dependable capacity at 18,557 megawatts at saka 16,541 megawatts respectively. Samantalang yung system peak demand was 11,640 megawatts noong 2021. Sabi ng NGCP sa parehong statement na kinote ko kanina, tungkol dun sa May 8 na Red Alert Declaration, na yung Luzon grid ay mayroong available capacity of 12,186 megawatts lamang. Samantala yung peak demand umabot sa 12,468 megawatts. Anyway, itong loss ng 600 megawatts sa system, sapat na po ba yon para i-trigger yung Red Alert? Or sapat na po ba yon para magresulta sa power outages? Hindi ba pag ganon, sobrang weak o unstable yung ganitong kondisyon? Hindi ba sa ilalim ng grid code, pati yung rules ng WESM, may mabilis na kapalit dapat yung nawawalang capacity sa linya? Maraming salamat po ulit, Mr. Chair and Honorable Senator Tiberes. Tama po, malaki pong kawalan yung 600 megawatts na nawala sa linya natin dahil po dun sa tripping ng isang transmission facility natin. At that time po, yung pong reserve natin ay bumaba dun sa what is required. So, hindi po yung totality ng supply. Kung kaya't hinintay natin makabalik pa yung mga planta para po maibalik din yung sufficient reserve. Kaya lang po, hindi po kasing bilis ng pagbabalik ng linya ang pag-restore din po sa servisyo ng mga planta. So yung pong gap na yon, dun po nagkaroon tayo ng red and yellow alert. So sa coordination naman po natin sa ating system operator, which is NGCP, as well as our market operator, IMOP, we are continuously monitoring po kagad pagka nagkaroon tayo ng incident. At the moment po, meron pong submission sa atin ng report at pagpapaliwanag and NGCP. At ang una pong cause noon ay dahil po sa lightning effect sa ating transmission system. Thank you. Okay. So dahil, yes, Mr. Good. So dahil naging mabagal, hindi kasing bilis ng dapat, no, yung pagpalit sa nawalang capacity. So in that situation, hindi nasunod yung grid code, hindi nasunod yung WESM rules. Bali, ganito po yung pwede kong ipaliwanag doon, Mr. Chair and Honorable Senator. Yung pong events ay continuously ina-assess pa rin natin. Kasi dapat po doon may tinatawag tayong nasaan yung reserva, yung allocation po ng mga reserva. And at the moment po, kung titingnan po natin, incidente po yon, hindi po siya planado. So having this as an incident, even the power plant owners, they will be very cautious in terms of restoring their facilities into service. They have to check po. Hindi po kagaya yan ng isang ordinaryong makina, halimbawa, kotse, na kapag nag-hit tayo ng sudden brake at yung hindi po automatic, di ba namamatay din yung makina natin. Immediately, pwede nating i-start yun. Ang isang planta po ng kuryente, kagaya po nung masinlock, ang planta po natin ay coal. Dapat i-check po nila lahat po ng aspeto ng planta bago nila ulit buhayin yon. Dahil kailangan nilang ma-determine kung merong naapektuhan sa emergency shutdown na nangyari. Hindi po ordinaryong pag-shutdown, so kailangan pong ma-check. Yun lang po yung ating tinitinan. Kaya hindi pa rin po talagang kompleto yung kabuuan ng ating evaluation ng cooldown. Thank you po. And in that sense, so kasama na po sa pagsunod sa code o sa rules, yung pag-iingat na sinasabi ninyo. Tama po yun. Okay. Even po yung pong compliance po natin sa Philippine Grid Code, yes. Kasama po yung ano po yung dapat na reserva na kagad, yung pong, sorry po for using that time, ano yung reservang sumipa at the time? Anong oras nasira yung kasunod po ng pagkasira ng linya? At saan po manggagaling dapat yung reserva? And kaugnay po, Sec, nung tanong nyo kanina na tinatanong natin sa ganitong sitwasyon na nasaan ang reserva, meron akong gustong itanong na kaugnay ito sa invisible eh. Kasi why was capacity reduced to 12,186 megawatts? Kung yung Luzon,
noon ay mayroong 18,557 megawatts installed plus 16,541 megawatts ng dependable capacity. Bakit may mula 4,000 plus hanggang 6,000 plus na megawatts na parang invisible o out of reach sa sistema? Meron, at ito po, kaugnay nung itatanong ko dun sa nabanggit yung term kanina, parameters, may pangangailangan bang i-redefine yung terms? May pangangailangan, bang bigyan ng bagong kahulugan, new meaning para sa dependable capacity? Kasi sa nangyaring sitwasyon, parang wala naman palang tibay na maasahan sa kanila, yung kasalukoy yung mga definition. If I may po, yung pong, thank you again, Honorable Chair and Honorable Senator. Yung po sa first question natin, bakit may parang nawawalang planta? At that time po kasi, meron po tayong mga planta na nagkaroon ng outages at sila po ay under repair. Magkasama na po dyan yung planado kasi kung tutuusin po ngayon, hindi po allowed yung mag-maintain na ng mga planta. Nasa summer period po tayo at meron po tayong policy which is the grid operating and maintenance program kung saan po ipinagbabawal ng ating polisiya ang pagkoconduct ng preventive maintenance services during the summer period except for hydropower facilities. So ibig po sabihin, alam natin na mas mataas ang demand kapag ka summer period, so dapat lahat ng capacity ng mga planta ay available. Nagkataon po ng panahon yon, noong time po na yon, meron pong tatlong planta na naka-unplanned outage. Nasira po sila at under repair. So bago pa lang po yung insidente, meron na tayong kakulangan doon sa, hindi po sa supply, lilinawin ko po, bumaba po yung ating level ng reserve. Sa ating pong pagtataya, ibig ko po sabihin, doon sa ating mga simulation, mga nung potential outlook, yung kalagayan po ng ating demand sa kanong supply, nakatimbre po sa amin yan na pwedeng magkaroon ng yellow alert. Nakatimbre na po yan. Amin pong minomonitor yan palagi. In fact, regularly po, meron kaming simulations na ginagawa. So ngayon po, hindi po inaasahang pangyayari yung pagkasira ng linya at pagkatumba ng dalawang planta. So yun po yung nagpababa pa ng reserva natin. Kung kaya't yun pong expected namin na yellow alert lang, bukod po sa nagkatotoo, naging red alert pa siya. Yun po yung nangyari sa ating sitwasyon nung panahong yun. Salamat po. Mr. Chair, if I may go back to the issue on Panay. Kung okay lang po, sandali lang. Kasi pangako ko rin sa ating mga kasimanwa doon, nung nagkaroon ng power outage kasi doon, sinasabi nila kakulangan yun ng NGCP. Pero sinasabi naman ng NGCP, yun ay problema ng Seneco. Pero pag kinausap ko naman yung mga tiga doon, sinasabi nila NGCP talaga yung may problema. But to be fair to NGCP, Mr. Chair, apparently, it is the local administration of NGCP that had no sense of urgency whatsoever to do a repair. Pero nung pinaalam nila dun sa national naman, dun sa mismo ng NGCP, naayos agad. So, can you tell me what's going on? Kasi, di ba, kahit naman dito sa airport, kung may tamang circuit breaker, kung nagkaroon ng problema sa isang line, pwede naman ma-bypass yun eh. So, sino sa inyong analysis, sino ang nagkaroon ng problema doon? If I may, Honorable Mr. Chair, Honorable Senator po. Yes, base po doon sa sequence of events na nakikita namin. Again, inuulit ko lang po, hindi pa po tapos yung aming evaluation, no? Tama po kayo doon sa natura nyo kanina na ang nagkaroon pong differential linya ay pag-aari ng isang electric cooperative, which is Central Negros Electric Cooperative. Pero ang gumagamit po ay ang NGCP. Dahil po ito yung nagsisirbing connection ng mga, hindi lang ng mga power plants, kundi pati po ng mga distribution utilities natin. So, yun po yung nag-trip na linya. Ang hindi po lang na para pong hindi namin inaasahan ni Ish, yung linya na yon ay nasa Bacolod. Pero yung naapektuhan kagad na planta ay nando sa Panay. So yun po yung kinokonekta namin. Pero at the time po na nangyari yon, ang Panay po kasi ay nag-i-import ng power. Kasi ang Panay po, base nasa dulo siya ng linya, meron pong marami pong power generation facility sa Panay. Pero
hindi po sa lahat ng oras available yung lahat ng linya na yon. May oras po na ang Panay ay nag-e-export papunta ng Negros, papunta ng Cebu. Pero may mga oras din po sa loob ng isang araw na kailangan nila ng karagdagan supply para sa isla nila. Okay. So, ang may-ari ng linya na yon, Seneco, pero ang nagme-maintain na dahil inaarkilahan nila ay NGCP. Tama po yon. Sa amin pong information na nagamit yun po, pag-aari po ng Central Negros Electric Cooperative, pero ang nag-ooperate po o gumagamit ay ang NGCP. So, NGCP, sila dapat ang nagme-maintain, di ba? Hindi ko lang po talo sa ngayon yung kung ano yung arrangement tong paggamit at pagme-maintain. Kasi dito yung Seneco Board of Directors, Mr. Chair, at least online. Ewan ko kung nandiyan pa sila. Oo, nandiyan Seneco. So, people dapat... Seneco? Baka nagla-launch na yung board. Seneco, are you still online? Okay. Or, Mr. Chairman, maybe we can ask NGCP what is their arrangement with Seneco. And then, how was that resolved? Because apparently now, okay na. Naayos na. So, yung linya na yon, restore. The Seneco Board of Directors. Okay, Seneco, can you explain? Recognize the presence. Seneco? Can you explain what may have happened at that time? Good morning, Your Honors. Good morning. Go ahead, the floor is all yours, Board of Directors of Seneco. This is Acting General Manager, Attorney Arnel Lapore, Your Honors. As far as the incident on April 27, about 2 o'clock in the afternoon, there was a voltage fluctuation that had happened in the distribution area of Seneco. And usually, with this experience, kung nagkaroon ng problema yung line namin, ng 69 kV line, we're just being isolated by NGCP as a protocol. And until the power is restored or yung system ay na-fix. In that incident, there was a declaration of MLD or manual load dropping on the part of Seneco. So we ran our plant, yung diesel power generator namin dito sa Baguio City, to supply us the needed capacity. We're lucky enough, we're not hit by the outages, but we learned that Panay area suffered most of these blackouts. That what had happened, Your Honors. Okay, makasingit, Senator Grace. So, yung nag-cause ng tripping sa 69 kV ay NGCP. Ay NGCP, tama? Seneco? Yes, Your Honor. It's owned by Seneco. Pero ang nagme-maintain noon ay yung NGCP. NGCP, sila yung nagme-maintain ng protective devices. Correct. So, sa kanila, from my understanding, sa kanila nang nag-umbisa yung tripping. So, wala bang systems protection? Di ba gumana yung systems protection ng NGCP at that time? We do not know, Your Honors. But in our normal, usual experience, we're just being tripped up. We're just being isolated. NGCP, can you answer that? Meron bang technical... group I'll turn over the floor to our head of system operations, Mr. Chair. Thank you, Attorney Concepcion. Good morning, Mr. Abadilla. Yes, po. Yes, yung nangyari sa 69 kV. So, yung pong linya is yung Bacolod Silay. Right. Pamula po dun sa substation ni NGCP, mayroon pong 24 kilometers na pag-aari ng Seneco. Right. And then yung remaining 10 is maintained and owned by NGCP. So during that time po, nagkaroon ng fault o disturbance yung linya. Nakikita po yan ng protection ni NGCP. Okay. Gumana ba yung systems protection ng NGCP? Gumana po yon as intended. In-isolate po yung buong linya ng Bacolod Silay. So yun po ang nangyari. So what our ONM did is immediately inspect yung 10 kilometers dun po sa dulo dahil yun po yung aming mini-maintain. And then based po dun sa protection,
Meron po kasi siyang indication kung saan posible na doon yung fault doon sa buong linya. And based on the protection itself, it was about 4 kilometers from our substation na nag-trip nung linya. So meaning to say, yung 24 kilometers na doon po doon sa loob nung Seneco line yung may problema. And then yung upping pong 10 kilometers, when we assess it, wala naman pong ano, issue. Okay, Seneco, narinig niyo po yung explanation ng NGCP. Ano pong reaction niyo doon, Seneco? As far as our system is concerned, Your Honors, Mr. Chair, it's the SOP or usual protocol of NGCP to isolate Seneco. And indeed, we were isolated. Hmm. So we cannot understand if Seneco will be the will be held responsible for such a fault. Because if we are no longer within the system, we could not cause the massive outages in Panay area. That's our understanding, Mr. Chair. Mr. Abadilla, narinig niyo po yun. Tama po yun, Mr. Chair. So ang immediately pong ginagawa ng protection, automatic po yun, i-isolate yung may problema. And that's what had happened dun sa Seneco. So naalis po natin yung problema. Pero bakit nakarating dun sa kabila, sa Panay? So actually we have a presentation on this. But maybe I just highlight yung naging issue. So during that time, mataas po yung demand nung sa Panay and then sa Negros kasi mainit po yun during that time eh. So all the plants available were running. Pero yung precondition po during that time. Sandali lang bago ko makalimutan. Kaya nga umabot hanggang sa Panay kasi nga po hindi po nag-work yung protection system ng NGCP. Kasi kung nag-work yun, hindi na sana napunta sa Panay. That's what I'm trying to... Hindi, kasi sir, nagpapalusot kayo eh. Yan nga po yung gusto kong sabihin. Kasi po, yun lang po, yung hindi po nag-work yung systems protection ng NGCP. Kaya nga po, napunta hanggang Panay yung problema. Kasi kung nag-work yun, so wala sana problema. Hindi sana nakaabot sa Panay yung problema. Ganun lang po. Mr. Chair, siguro, pwede ko lang itanong, during that time ba, was there sufficient dependable power supply? So during that time po, maraming naka-force outage doon sa Panay, and then some of which are in Negros, so and then at Leyte. So with those force outages, ang nangyari po, nag-react yung planta sa Panay, but in based on our monitoring, ano, because we could only see from our substation end, ano ba yung nangyari is specifically po doon sa isang malaking planta which we believe they overshoot, so eventually it tripped. So yun po yung wino-work out namin doon sa planta. Kasi po may mga parameters po na tinitingnan din yung planta on the such disturbance po. Okay. Yung pong sa systems protection ninyo, equipment, saan niyo po binibili ito? Saan galing to? China, tama? Halo-halo ho. Merong from China. Merong yes. Pong GE. China. Kasi po, may nakarating sa amin yung information na ito na po yung mga second hand at bulok. Kasi po, nagtitipid. Bakit nagtitipid? Eh dahil nga po, kailangan mapaligaya yung mga shareholders, mabigay sa kanila yung limpak-limpak na revenue at kailangan 5% lang, nakabudget na, mapunta po sa redevelopment. Tama ho ba? Galing sa China ro? Kaya hindi nag-work po yung mga systems protection ninyo dahil ito po yung mga made in China at mga bulok. Ano pong reaction niyo, sir? Yung pong mga protection na nasa substation, depende po dun sa mga nanalong nag-offer. Can you give us the documents na para makita po yung procurement ninyo dito po sa mga systems protection?
ninyo ng mga equipments. Gusto ko po makita yung pagka-procure nyo, magkano, saan galing, at kailan. Meron naman pong records yon na... Yeah, well, I need those records. Yes. Today, yesterday. I need it yesterday. Sige po. We could run down ano po yung mga protection meron kami. Hindi, anong protection meron kayo? And then, yung mga kagamitan na yun, yung mga ginagamit yung equipment doon, yung ni-invest nyo doon, saan galing, saan made, is this are they brand new? How much were they purchased? Ano ba, 10 yuan? Paano ba? Diba? Yung mga ganong klaseng information. Sige po, bibigay po namin yon. Kasi yung right now po, halo-halo po yung ating equipment. Merong... Baka hindi magkaintindihan, Mr. Chair. Mr. Chair, since we're in the topic of submissions, okay. Before I leave your hearing, thank you for accommodating us and our questions. I just have to request again the Secretariat to follow up with the ERC on their audit report, which they are still evaluating the evaluation. So maybe you can expedite that. And then... the chair raised a very controversial point, this is true, that 95% of the income of NGCP is actually going to dividends of the shareholders of the board. So what is your capital outlay in the past how many years? Those two will be very telling as to the type of service they're giving now if, let's say, they haven't really been expanding on their capital outlay. So their services have been suffering poorly. So that's all, Mr. Chair. Thank you very much. Thank you, Senator Grace. Senator Nancy? Mr. Chairman, gusto ko lang humalaman, what is the available capacity for Visayas? And what is the peak demand? Thank you very much, Ms. Chair. Independable. Yes, po. I'm just opening my files, if I may be allowed. Meron po tayong monitoring kasi nung mga capacities na available on Visayas and Mindanao. So for Visayas po, meron po tayong about 3,500 megawatts na capacity installed. While so far, ang ating forecasted demand is to reach about 2,444 megawatts. 444 po. Yan yung dependable, ha? Yung... Installed... peak demand is 2,000. Yun po yung projected natin. So far, yun yung rate... Ito po yung resulta na ng market operations natin. So yung registered pong yung sinabi ko po kanina na 2,562 megawatts, these are the registered capacity. So these are the tested capacity registered with our wholesale electricity spot market. And then yung pong system demand natin so far reached 2,444. Pero kasi minsan naman hindi naman automatic what is available. Yun yung pwedeng gamitin, di ba? Kasi yung may combination of the power source. For example, solar, yes, hindi naman siya dependable all the time. So what is the dependable capacity? Ano ka ba? Yung pie charts na dependable ng isang sandali lang po, Mr. Chair. Binubuksan ko lang po yung mismong file. Okay. While you're doing that... Chair ng ERC. While you're doing share that... something. Okay. Meron lang ako katanungan sa ERC. Sige po, hanapin niyo po yan. No problem with us. ERC, thank you. Several administrations before, meron pong cap para doon sa return of investment ng isang GenCo. Halimbawa, 100 million... ang pinatayo nilang planta and 300 million doon ay perang galing sa kanila, 70 ay inutang. So doon po magkakaroon ng cap na dapat up to 12% lamang ang pwedeng ikitain out of that 300 million na pera nang galing sa kanila. Sa ngayon po, naalis na yan because of IPIRA, wantusawa na pwede na silang tumaga hanggang 100% whatever percent they want. Is there any, what's your reaction to that? Is that something that has to be changed para mapamura po yung ating electricidad? Thank you,
Thank you po, Mr. That something that we have to adjust, amend sa ipiralo natin kasi sa ngayon, nagmamahala na eksisidad kasi wantosawa po sa pagcha-charge itong mga GenCo na ito. Wala na pong pumipigil sa kanila. Salamat po, Mr. Chair. Tama po yung punto ninyo kanina na since EPIRA declared generation as no longer a public utility, hindi na po siya saklaw nung limitation on the returns. Ang nasasaklaw po nung merong limit on the returns ay yung regulated entities natin, distribution utilities and the national grid. Kung wala po ba talagang limitasyon yung kikitain? Kung wala po silang ginagawang masama, wala pong limitasyon. Kasi po, ang nasa EPIRA po, if they engage in anti-competitive behavior, then they're among those that are subject to scrutiny will be the earnings that they have okay. realized. So kung wala silang ginagawa, well, walang reason para sila mapigilan kahit na 1,000,000% yung rate na imaginary na, na kanilang i-impose. Kasi wala silang ginagawa masama. So nagpe-perform sila para sa tingin po nila at yan po isusumiti sa ERC, papayagan nyo lang po. Hindi po, kasama, yun po yung ibig ko din sabihin nung kung wala silang ginagawang masama. Kasi kasama din po sa pagre-review ng ERC. Kaya po, kung wala silang ginagawang masama, pero sasabihin nila magandang gawa na ang ginagawa namin, performance namin, and then sinasabit sa inyo, and then titingnan nyo, wala naman kayong ginagawa na talagang thorough inspection pertaining to those documents being submitted to you. So papayagan nyo lang sila kahit na magkano po itataga nila na rate. Kung nanalo because po sila... Papalabasin nila ang magandang performance nila. Ay, hindi naman po. Kasi po kung nanalo po sila fair and square dun sa competitive selection at kung napakita na least cost sila dun sa nangyaring competitive selection, yun po yung magiging basihan po natin ng pag-approve okay. po dun sa... Nandito ba yung PCC? Philippine Competition Commission? So anong ginagawa ng PCC tungkol dito sa mga pinag-usapan namin ngayon ng ERC? Paano po nakakatulong ang PCC sa ERC to enforce na maayos po yung competition laws natin? Meron ba taga PCC here? Online, PCC, Philippine Competition Commission? Are you guys still here? Wala na, nag-lunch na. Okay. Mukhang... Mr. Chair, baka habang inaantay natin si PCC. Okay, go ahead na. Sagot ko na ngayon na. Can, okay, give the data. Go ahead, yung tanong. Thank you very much, Mr. Chair. And thank you, Honorable Senator Binay. Yes, for Visayas, we have a total installed capacity of 4,039 megawatts. Per my report earlier, it's 3,562, which is registered with our electricity market, wholesale electricity spot market, but the dependable capacity is 3,398 megawatts. Sa tingin niyo ba, this is already sufficient? Or is there a need for us to encourage more power plants or sources of power sa Visayas? Or siguro sa buong Pilipinas, kasi parang ganun ata yung sitwasyon ngayon eh. Is there a need to encourage more power generation? Yes, ma'am. Thank you very much po ulit for the question. Actually, yes, we are heavily considering, we're trying to promote more power generation in the country. And given the choice, we would like to really develop our renewable energy resources. Our Philippine energy plan already indicates that we target 35% renewable energy contribution by 2030 and 50% renewable energy by 2040. Now, as the committee may be aware, the Department of Energy has also launched the development of offshore wind energy resources, as well as the promotion of floating solar facilities. So we have also accepted mga letters of interest, and in fact, we have awarded several contracts already for the initial studies and development of our offshore wind resources. So malaki po. Ang projection po natin is lumalaki din ang ating demand, kung kaya't dapat hindi lang po tapatan, kundi sobrahan natin kasi yung promotion po natin is more on renewable energy. We believe po sa Department of Energy that we can only attain yung ating energy security if we can develop our indigenous energy resources. Thank you po. In fact, diba, ASEC, during the previous Congress, sinasabi nga nila na in a way it was a blessing in disguise yung pandemic.
Kasi kung hindi nangyari yung pandemic, hindi natin talaga kaya sabayan yung demand dun sa existing supply. But at the moment, ano ba, unti-unti na ho ba tayong nakakahabol? Kasi syempre, as we open up the economy, as more investors yung ini-encourage natin to go into manufacturing, tourism, nakakahabol na ho ba tayo? Yes po, ma'am. Actually, gumagawa po ng mga pulisiya ang Department of Energy to accelerate yung development. Like for example nga po, hindi po namin hinayaan na yung compliance ng ating mga stakeholders, power industry stakeholders to just comply dun sa renewable portfolio standard. So sa halip po na sila yung mag-conduct ng competitive selection process, pinabilis po natin yon sa paglo-launch po yung kaninang nabanggit ko na Green Energy Auction Program. So tayo na pong gobyerno ang nag-target. Gaano kalaki dapat ang renewable energy on a yearly basis na dapat pumasok para ma-attain natin yung ating mga targets. And continuously po, through policies and programs, dinidetermine po natin kung paano pa natin mapapabilis yung pagpasok ng development ng renewable energy. Nandiyan na rin po yung polisiya natin sa pag-start lang po ng administration. Tiningnan po natin yung avenue kung paano tayo makakapag-invite ng mga foreign investors para makatulong sa atin yung development, yung mas technology na hindi pa natin na-adapt. Like nga po yung offshore solar, yung offshore wind energy resources. Hindi pa po kaya natin, kulang po tayo ng kapasidad, pero sa pagpasok po ng teknolohiya, madidevelop po natin ang ating capability. Thank you po. Thank okay. you. Thank you, Ashek. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Nancy. Mr. Chair, Senator JV. Susuga ko lang po yung point po ni Senator Nancy. Maganda po yung narinig ko, no? We are promoting yung renewables that are oncoming. Pero for us to really develop, Mr. Chair, talagang pag gusto natin makahabol, kasi dalawang bagay ang kahinaan ng ating bansa eh. Why foreign direct investors are going to other countries, no? Inuunahan tayo Indonesia, Malaysia, Thailand, ngayon po Vietnam lamang na sa atin, no? Ang pagkukulang natin because of our weak infrastructure and high cost of electricity. So maganda ho yung nabanggit nyo, yung mga renewables, that's very nice. Of course, all of us will definitely support that, no? Pero gusto ko lang tanungin na ASEC Marasigan, ano po ang mga base load? Kasi kailangan natin ng base load eh. Because renewables are intermittent. Although environment friendly, pero intermittent yan eh. Diba? Hindi yan steady supply. So gusto ko lang malaman what are the base load energy sources that are in the pipeline. Do we continue with coal? Yung green coal, LNG, meron ba tayong geothermal, coal, nuclear, naririnig ko minsan. Ano ba yung options talaga? Ano yung direction? Thank you very much po, Mr. Chair, and thank you, Honorable Ercito, for the questions. Tama po kayo. Isa po sa konsiderasyon natin sa pag-accept ng mga energy resource development ay ang pangangailangan, yung actual demand. And we differentiate it into three categories. The base load, the mid-merit requirement, at saka yung pumpiking. Sa kagandahan po sigurong balita, dahil na rin po sa diversity ng paggamit natin at pagpo-promote din po ng iba't ibang mga industriya sa Pilipinas, nababawasan na po yung ating base load requirement. Dati po, ang pangangailangan natin sa base load ay umaabot ng 70%. Sa ngayon po, bumababawan na po tayo ng somewhere around 56%. Ang ibig pong sabihin... So, yung ano natin, yung energy mix, 56 na lang ang base load, tapos... Ang kailangan po, ang pangangailangan po ng demand. Ang ibig pong sabihin yan, nagkakaroon yung pong paggamit natin ng kuryente dahil sa ating mga komersyo, yung pong ating mga services, napaplaten po yung ating peak. So, ang nangyayari po dyan, yung pong ating current na base load capacities ay sufficient pa para magbigay. Ngayon, para po makapasok naman yung ating mga renewable energies na intermittent, ito po, naglabas na po ng unang polisiya ng Department of Energy regarding sa energy storage system. Dahil ito pong energy storage system, ang isa po sa paraan upang masuportahan yung ating mga intermittent renewable energy resources. Pangalawa po dyan,
tinitingnan bagong technology na yun, no? Yung mga pag-store, yung mga, kasi mahal dati ang battery eh. Yes po. Yung storage ang problema natin. So do we have technology na magpapababa na you can already store renewable energies at present? Kasi yun nga, gusto natin mabawasan na yung dependence natin sa base load na coal at iba pa. Of course, you want to shift to renewable. Pero ang problema, yung storage of that of those energy. Actually po, yung ating energy storage system na tinitingnan ay hindi lang battery. In fact, ang kasama po dyan sa tinitingnan natin ay yung pong mga pump storage hydro na kagaya po ng kalayaan. Kung saan po, yung pag-i-store po niya ng energy ay hindi sa pamamagitan ng battery, kundi sa pamamagitan ng pag-pipreserba ng tubig. So yun po yung tinitingnan natin. Pangalawa po, hindi lang po battery yung ating tinitingnan na mechanical na energy storage. Meron po dyan na tinatawag na flywheel concept kung saan ito po ay mechanical na umiikot. Pag nakabuo na po siya ng inersya, nakakapagbigay din siya. At tinitingnan pa rin po natin yung iba't ibang mga teknolohiya na available. But bukod po yan, tumitingin din po tayo ng mga technology na flexible naman po. Yung tinatawag natin flexible power plants. Kung saan pwede po mag-adjust yung technology at low capacity and at high capacity. At madali po yung pag-switch. Yung madali po yan. At isa po sa nakikita po natin ngayon ay yung paggamit po natin ng natural gas. Dati na po tayong may CNG facilities. Unfortunately po, bumababa na po yung ating production sa Malampaya. Pero inopen naman po natin yung tinatawag natin liquefied natural gas. Sila po yung tinatawag natin posibleng magbigay ng transition fuel habang pumapasok yung ating renewable energy. Pag na-build up na po natin yung capacity natin sa renewable energy, then that's the time po na magpe-fade away na slowly yung pong ating mga base load at maging po yung ating ibang technology. Thank you, Asik. Thank you po. Anyway, Mr. Chair, siguro susuga ko lang din yung point nyo kanina dun tungkol sa NGCP ulit, kung okay lang sa inyo patikan ko, no? Dahil dun sa bothered din ako sa 95% na dividendo, no? Ito po, nakita ko yung mga yung financials ng NGCP, siguro i-confirm lang, starting capital of the consortium was 46 billion. Tama ho ba? Pero mamaya na po siguro. Tapos itong 2009 no nagsimula po sila, ang net income 15 billion. Tapos 2010 18.5 billion, 2011 21.6 billion, 2012 20.84 billion. So kung totoong starting, kung confirm nga yung starting capital 46 billion, Mr. Chair, in 4 years ROI na kaagad, no? Ang consortium. Yung dividends, ganun din po, Mr. Chair, oh, nasa 2009, 6.84 billion, 2010, 15 billion, 2011, 22 billion, 2012, 18 billion. So, 4 years lang, ROI na sila. Pero alamin natin kung co-confirm po nila. Pwede ho ba, Attorney? Go ahead. Answer it, Attorney. Yes, Mr. Chair, as I mentioned earlier, I'm not in a position to confirm, but we will submit the financial statement. And are you going to submit that tomorrow? Or today, Attorney? We can do that today, but I was under the impression, Mr. Chair, that you'd be issuing a subpoena. So, subpoena. Sige, we will issue. Sige, we'll wait for that. Sec. Thank you, Mr. Chair. Ang isa na lang, siguro, what is the net worth of the consortium at present? No? Siguro, gusto malaman ng chair yan at ang committee. And how much is the share of the State Grid Corporation of China as well? Yun lang, para for our... for the perusal of the committee. Share in terms of there's a consortium, yung network, the amount at present. Mr. Chair. Go ahead, Senator Riza. Salamat, Mr. Chair. I'll build on yung line of questioning ni Sen. JV, pero tanong sa DOE at sa ERC, magkano po bang income ang inaasahan ng gobyerno over the life of the concession agreement na pinirmahan sa NGCP noong 2008. Mr. Chair, Madam Senator, baka po dapat si Pisalm po yung sumagot kasi po, sorry po, wala po kami nung data po kasi concession agreement matter po kasi. Okay, mabalik lang ako sa PCC. Pwede ba natin
website? Yes, PCCC kanina naka online na pero nawala. Philippine Competition Commission. Nandiyan ba? Okay. Yes, Chair, we're here. All right, PCC, good afternoon to you. Sorry. At ngayon lang namin kayo nabalikan. Thanks for your patience. PCC, ano po yung mga ginagawa ninyo para to ensure na ma-enforce po yung competition laws sa mga GenCos? Chair, in the past, we've received complaints on potential anti-competitive agreements or anti-competitive act behavior. So in our investigation, it's important for us to have access to data through the regulators. Access to their data? Yes, Chair. So are you able to access to their data? We have a data sharing agreement. We have a MOA. And we plan to further collaborate with them on... But are they compliant to that, to your request na para maka-access kayo sa mga data nila? No. May nakakuha naman po kami, Chair. Meron, pero hindi lahat? Hindi po lahat. Okay. So, in cases like that, na hindi kayo nakaka-access, nagmamatigas sila, tulad ng ginawa nila sa ERC, so ano po yung next course of action ninyo? Chair, with the current set of chair and commissioners in PCC, we are working out additional arrangements to strengthen the relationship between PCC. Ano po yung additional arrangement? Kasi ang gusto ko po, dapat maobliga sila. Kasi ano pa yung purpose na nandiyan po kayo para enforce yung competition laws kung hindi naman pala sila nakikinig sa inyo? Kumbaga, parang bungal ho ba kayo? Di ba? Wala kayong ngipin. So, Chair, sabi mo na in some cases, hindi sila compliant. So, in that way, bungal kayo. So, is there any way that the Senate can help na para will pass legislation to ensure their compliance? Sa ngayon po, kinakausap pa namin yung ERC at saka DOE. Sa ngayon? Kung ano so po yung... Nag-uusap pa lang. So, hanggang kailan kayo mag-uusap? We need to do this fast. Kasi the Filipino people are suffering. Chair, kung halimbawa pong hindi magiging epektibo yung action na gagawin namin, hingi po kami ng tulong sa komite para mas maging epektibo. Hindi po epektibo, what do you mean pag hindi po epektibo sa kakahingi sa amin? Why not now? You just tell us now para maumpisa na po namin yung pagpasa ng legislation na para mapastrengthen po yung inyong power over these GenCos na nagmamatigas. Ayaw nilang ma-enforce ninyo yung competition laws na samantalang trabaho niyo po yon. Ganun din po pala sa ERC. So, itong mga taga-GenCos na ito, matitigas talaga ang ulo. Meron naman pong sa pinapower ang commission. Pero ang may visibility po sa... Okay, may sa pinapower. So, ilan na po sa kanila ang sinapina ninyo, sir? At ilan po sa kanila ang tumugon at ilan po yung nag-reject sa inyong sabpina? Doon po sa nakaraan na kaso, nasabpina po namin yung mga generators. Nag-comply naman po sila, Chair. Lahat sila? Sa ngayon po, hindi ko masasagot kung lahat sila nag-comply. Well, then you give us a data, listahan doon po sa mga matitigas ang ulat, hindi nag-comply. At anong pong ginawa nyo nung hindi po sila nag-comply? So pinabayaan nyo lang na bastusin po kayo? Hindi naman po. Yung datos po na... Kasi para sa lang sir, pambabastos yun eh. Di ba kayo yung authority at nag-request kayo ng data para magawa nyo po inyong trabaho pero hindi po siya nag-comply. So nag-issue pa po kayo ng sulat. Ano bang in-issue nyo? O sabina? And kanina hindi mo ako masagot. Tumitingin ka doon sa katabi mo. Tatanungin ko ano bang tamang sagot. So paano po kung hindi pa rin po tumugon sa inyong sabina, ano po yung sunod na aksyon ninyo? Meron po kasing hiwalay na investigation team. So, mga abogado po yun. So, investigation. Sa ngayon po ay wala. Sir, pakisagot lang. So, hindi sila tumugon sa inyong sabina para hingin yung dokumento na kailangan nyo upang magawa nyo yung trabaho. Ano po yung susunod na action ninyo? May contempt power din po yung commission. Contempt power. Pag na contempt power, sir, anong kaakibat nun, sir? Mayroon pong fines, Chair. May kakayahan po yung commission na mag
mag-impose ng fines dun sa mga hindi. Okay, meron na ho ba kayo na-imposan na fine? Have you imposed fines on any of these GenCos because hindi po sila naging compliant doon po sa inyo pong requests? Chair, sa pagkakaalam ko po, wala kaming na-fine na... Wala pa. Na GenCos. Pero, wala pa. So, dito ang sinasabi kanina, bungal po kayo. Sayang parang wala kayong authority dahil kahit na kayo mag-issue ng subpoena at hindi po tumugon yung sa subpoena, sabi niyo meron kayong power mag-contempt dahil hindi nga sino yung subpoena. At ang tinanong ko kung meron na po kayong na-impose na fine to a GenCo, sabi niyo wala pa. So ang tanong ko po ngayon sa inyo, ilan na po yung na-issue nyo ng subpoena na hindi po sumunod? Can I get a record of that? Chair, we can provide the data later. Yes, on. Yes, I need that, sir. Para malaman ko kung alin sa mga GenCo nito matitigas ang ulo at hindi po nagko-comply. Kapag hindi po sila nagko-comply, ibig sabihin meron sila itinatago. Yes, Chair. We will provide that list to the committee. So ngayon, sir, so far, meron po na sinapinan niyo po yung kanilang dokumento, kailangan ninyo, pero hindi po nag-comply. And I need those records. Yes, Chair. We will provide that. Okay. Now, I think this is ERC or DOE. Yung pong sa return of investments, itong mga GenCo na one to sawa, kaya nga po matataas ang ating kuryente, lalo pat ito yung coal, nagsisibabaan na po yung presyo. Immediately, is there anything that we can do na mapigilan muna itong ginagawang kabalastugan nila? Na dapat yung coal pass through lang dapat yan? And yet, nagtutubo sila, papatong sila. Mr. Chair, yung immediate pong magagawa natin doon, na ginagawa nga po namin doon sa mga tinatawag natin ineligible contracts or yung walang authority, pag-issue po ng SCO, ng show cause order, may order na din po doon na hindi nila pwedeng ipasa hanggang hindi nila na ipapaliwanag ng mabuti yung basihan po nila. Kung susunod okay po sila or hindi, yun po yung binubuno pa namin. Kasi po minsan, inaakyat po nila sa higher court, kumukuha silang TRO, natitigilan po yung pag-implement ng order po namin. Pero sa punto po ng ERC, yun po yung immediately pwede po nating... Paano kung lahat sila ay magpupunta sa korte para ang korte makapag-issue ng TRO? So, inutil po ang labas ng ERC dito. Opo, napipilayan na po talaga yung regulatory authority. So is there any way that you can do at pwede namin magawa sa parte ng Senado to help you? We will think of recommendations po. But give us a recommendation and we will look at it and work on it. Opo. Para makatulong kami sa inyo. Opo. Yung isa lang din po na minomobilize po namin, we are empowering the consumers to know what the proper rates should be. Kaya po naka-post na po sa website namin yung mga generation rates na authorized ng ERC for all utilities. Para po yung consumers mismo, alam nila, ito lang dapat yung sinisingil. Okay. Pero, sige, Attorney De Malanta, correct me if I'm wrong, kayo po ay dating tauhan ng isang GenCo. So, meron fear na posible, papabura nyo itong isang GenCo na kung saan boss nyo dati. How true is that? So, paano pa namin kayo mapagkatiwalaan na gagawin nyo pong trabaho nyo at magiging fair kayo sa lahat at hindi kayo maging biased towards this one company na kung saan kayo'y tauhan dati and you're beholden to this company? Salamat po, Mr. Chair. Ganon din po yung DOE. Go ahead po. Very conscious po ako dyan sa punto pong yan. Kaya po siguro po higit sa ibang mga naging
tumayo sa posisyon na to, mas conscious po ako na babantayan palagi yung decision ko at maraming nakatingin dun sa mga didesisyonan ng ERC, which is a collegial body. Hindi ko lang naman po ito boto. Boto po ito ng lima. Pero bilang chairperson, meron kayong power over your subordinates or pwede nyo mapakiusapan. Ang tanong ko, lumapit na ba itong dati mong boss at humingi ng pabor sa inyo? Siguro po kilala nila ako, hindi po nila gagawin. Kilala ka nila? Apo. Na magaling kang magtanong ng utang na loob? Ay, hindi po. Na fair po ako. Ah, fair. Apo. Okay. Sige. Go ahead, Senator Riza. Salamat, Mr. Chair. Ibabalikan ko sana yung PISALM tungkol dun sa income na inaasahan ng gobyerno kitain over the life of the concession agreement sa NGCP. May PISALM po ba tayo dito, Mr. Chair, sa kahit online? Wala, meron po ba COMSEC, Mr. Chair? Wala po? Meron po? Online. Online po ba ang PISALM? PISALM? Mr. Chair, opo. Okay. COMSEC, pwede ba natin ma-request ang prices ng PISALM? Baka wala na, baka nag-lunch na, Your Honor. Opo, Mr. Chair, in that case po, isasubmit ko na lang po in writing through the chair yung tanong sa PISALM, magkano po yung inaasahan ng gobyernong kikitain niya sa concession agreement na pinirmahan sa NGCP noong 2008. Then on the other hand, baka pwedeng sagutin ito ng DOE o ng ERC, kanina kasi hindi ma-confirm ng NGCP ni Attorney Concepcion, pero alam po ba ng department o ng commission ano yung total amount of dividends paid by NGCP to its stockholders hanggang sa tanghali pong ito? Attorney Di Malanta, Mr. Opo. Chair. Ang meron po kami, yung sa 2022 audited financial statements, ang dividends po na nakadeclare doon ay 12 billion pesos. Out of, ang nakalagay pong income from operations ay 41 billion pesos. Yung total, ma'am, we can get back to you. Meron naman po kami nung audited financial statements nila over the years. Maraming salamat, Attorney Di Malanta. So, at least sa taong 2022, maganda po, very recent, 12 billion out of total 41 billion income ay napunta sa dividendo. So, almost one-third nung income, at least for that year. At sa same period po na yon, taong 2022, magkano naman po ginastos ng NGCP para sa transmission projects niya? Sige, ma'am, balikan ko po kayo. Sorry, we will check po. Nandun naman po sa FS po nila. Salamat po, Attorney Di Malanta. I-follow-up question ko po kay Attorney Concepcion. Over the past 3 years, sir, magkano po yung ginastos ng corporation on representation, entertainment, advertising, saka public relations expenses? We'll have to get back to you on that, Madam Senator. I don't have the figure. Sir, di ba nababasa nyo naman yung audited financials nung kumpanya? At bilang CORSEC or bahagi ng Office of the CORSEC, may custody po kayo sa dokumentong iyon? Oh, that may be, ma'am, but I don't have the figure. I will have to go back to the financial statement po. Yes, pwede nyo pong sagutin yung aming committee before this hearing ends today? Yeah. Attorney Concepcion, nahalata ako kanina pa, lahat ng mga request namin, you look into it, isa ka po pang submit, you should have come here prepared. Alam mo naman na yan yung mga basic na itatanong namin, hihilingin namin sa inyo. Napaka-simple information na kahit na siguro yung janitor nyo, baka pwede maibigay yan sa amin, na ikaw, attorney, corporate secretary, hindi mo maibigay. Grabe naman, sir. You're making a fool out of us. Please don't do that. Otherwise, you know, you're making yourself look stupid, not us. Kasi you're the assistant corporate secretary and yet all our questions, all our requests, palagi mo sinasabi, will you look into it at tatanungin mo yung board, etc., etc. Diba? At you're an attorney, you know better na kapag bilang isang abogado, pag pupunta ka sa korte, kailangan prepared ka at lahat ng possible questions na tatanong sa iyo ng judge, masasagot mo, tatanong ng kabila, masasagot mo. In this case, pumunta ka, hindi ka prepared. Anong klaseng attorney po kayo, sir? I apologize, Mr. Chair, but
as we have undertaken a while ago, we will be providing the basic po yung mga ni-request namin dito. Buti sana kung malalalim na may kinalaman pa sa trabaho ninyo yung mga ni-request namin. And yet, sabi mo, hindi mo alam at magkonsulta ka pa sa board. Come on. Salamat, Mr. Chair. And in any case, Attorney Concepcion, meron akong figure na ibinigay kanina para sa ganitong expenses ng corporation on representation, etc. Noong mga taong 2017 at 2018 na batay sa research namin, umabot sa 1 bilyong piso. Ngayon, may monopolyo naman ang korporasyon. Saka hindi nyo naman kailangan ibenta yung serbisyo nyo diretso sa publiko. So, bakit kailangan na gumastos ng ganitong kalaki sa advertisements at saka sa entertainment? Why do you have to advertise? That's not everybody knows that you're NGCP and everybody knows what you do. Why advertise? What for? Yan yung tanong ni Senator Riza. Please answer, Attorney Concepcion. Well, sir, as far as I know, Mr. Chair, well, I'm not in charge of that department. We also go to our customers. We reach out to our stakeholders. We reach out to landowners. We reach out to those who are affected by our transmission facilities. We do corporate yung CSR activities po. We conduct those. And in so doing, we also, I would think that's the ground. No? We also incur expenses. But with regard to the concern of Senator Hontiveros, I'm not exactly familiar with what these representation figures actually are. Okay. At saka Senator, kahit po, yes, Mr. Chair. I haven't seen the advertisement. Paano bang nakalagay doon? Ano ba yung laman ng advertisement nila, yung ads? Kasi kung yung CSR, Corporate Social Responsibility, para maging aware yung publiko kung anong ginagawa nyo, then okay lang yon. Pero kung sinasabi nyo kung sino kayo and this is what we've been doing good, etc., etc., then those are questionable. So, pwede natin kita hanggang ngayon lang, ongoing pa rin yung advertisement campaign ninyo? Yung mga advertisements, Mr. Chair, yung mga na pinopost sa dyaryo, yan po yung mga... Are these notices? Yung iba notices, yung iba, yung advisory to communities na huwag niyong gagawin to sa ilalim ng transmission line, huwag kayong magsunog, huwag kayong magtayo ng bahay, huwag kayong magtanim ng puno, mga ganun po. Okay, so how much, for safety. Magkano po nagastos nyo sa ads? Yung po, hindi ko rin po alam yung exact number niyan. We'll have to get back to you. Nasa ano po siguro yan? Nasa financial state. Sa entertainment daw po. Ilan po bang dinadala nyo sa club? Ganun ba? Disco? Ganun. Personally po, wala so, po. Wala. Sabi niya, entertainment daw. So, di ba? Meron ba kayong mga dinadala nyo sa mga KTV? Personally po, wala po akong alam. Sabi niya, entertainment. Yes, Mr. Chair. Representation, entertainment, advertising, and public relations expenses. So, abangan po talaga ng Committee, yes. Mr. Chair. We need those documents. Please, sabihin na natin ulit. Yes, Mr. Chair. Unless okay. Mas maaga silang makasumite po, then we can always rely on the power of the Chair to subpoena important yes. Documents. Matanong ko, Mr. Chair, kay Attorney Di Malanta, ma'am, ito po bang mga expenses na umaabot sa 1 bilyon sa 2 taon at umaabot sa hindi pa natin alam sa loob ng 3 nakaraang taon, 2020 hanggang 2022, pinapass on din po ba ito sa publiko? At ito po ba ay regulated ng ERC? Mr. Chair, Madam Senator, kasama po yun sa nire-review ng ERC, ito nga pong ongoing na reset. Kung para po malaman kung may authority ba sila na magpasa po niyang mga expenses pong yan. Pero sa pagkaalam po ng ERC, pinapass on po ng NGCP yung ganitong mga entertainment representation expenses sa publiko. Opo. Ang sinasama po na authorize yung mga publication po kasi po like when they do hearings, they are required to publish. So yun po, kung mga ganon. So kung hindi ko po alam kasi kung ano pa yung ibang nature ng representation expense. Bubusisiin naman po yan. Salamat po. At kung naman publication ng mga pagdinig nila at kung ano pa mang mga proseso, hindi naman siguro aabot ng kalahating bilyon sa 1 taon. Ano po? Tama po. Thank you, ma'am. Mr. Chair, I still have 2 other topics to add during our hearing. Salamat, Mr. Chair. Kanina pa nakikinig yung transcript si Attorney Donna Caloza Aleria. Ma'am,
nung pinigilan kayo makapasok nitong NGCP sa mga planta na trabaho niyo naman po gumawa ng auditing and inspection, hindi ho kayo nag-file ng protest? Mr. Chair, kami actually yung kalaban ng NGCP sa arbitration case that Attorney Conception mentioned a while ago. Okay. And a while ago, sabi rin Attorney Conception na we are bound by the confidentiality rules of the arbitration. But I could say that if the parties could consent, then we could disclose something about the case. You said you can disclose, you're willing to disclose? Only if the other party would consent. Why do we need the consent of NGCP kung kami ay mag-request sa inyo na ibigay niyo po sa amin yung dokumento na meron kayo? Unless kung may gag order from the court, meron ho ba? Your Honor, if it's a legal duty, we will comply. Okay. Then we will subpoena those documents from you. Wala pa namang gag-order sa korte, so I don't see any implications na obligahin kayo na isubmit sa amin yun. Yes, don't sir. Worry about NGCP. Kaming bahala. Mr. Hindi Chair, ka kawawa dito. Kaming bahala. Mr. Chair, the arbitration confidentiality, the inherent nature of confidentiality can also be waived through the consent of the parties and if it's in accordance with the legal duty. So, okay, will be waived through the consent of the party kasi nasa arbitration kayo ngayon. Okay, sigurado, alam ko na sagutin ito eh. I will consult with the board. Tira mo, hulaan. Inulaan ka. Tira mo, ha? Attorney Conception, magkukonsent ka ba na isubmit yung dokumento? Kasi sabi ni nung Transco, pag magbigay ka na yung consent, papayag sila. Temo, sagot nito. Temo, hula ko na. Ano? Consult your board, tama? Well, hindi po, Mr. Chair. Ang sasabihin ko po dyan, kasi ako po mismo may pinirmahan pong confidentiality agreement eh. And not only me. In fact, all... Kasi sabi niya, meron din silang pinirmahan. Pareho naman kami pinirmahan. Parehong side. Sabi niya, as long as pumayag kayo, magbigay kayo ng consent para dalawa kayo magsasubmit. Well, hindi lang po ako yung ano doon, Mr. Chair. You will consult the board. Party. I'm not the party. Yeah, you will consult with the board. Definitely, Mr. Chair. Lisa. Sorry. Mr. Chair, if I may add, Mr. Chair. Kung pwede lang po, may idadagdag po ako. Ay, sige po, go ahead po. Ano po idadagdag niyo, attorney? Siguro po yung relationship po ng Transco even PISAM is actually through the auspices of the DOE, you know. We are trying to work something out, to enter into I don't know if work something out. What is it that you're trying to work protocol, something Mr. out with? Chair, about how to inspect how to go about inspecting facilities. Why would you teach them how to go about inspecting the facilities when in fact sila ang dating may-ari ng mga transmission lines namin? Kayo po, bagong pasok lang. Kung tutusin, pumasok na lang po kayo. Nakaset up na po yan. Pag-aari po ng Transco yan. Transco ang nag-build niyan. Gobyerno. Pero ang gobyerno. And then pumasok kayo. Kumbaga, sa isang apartment, kayo po yung nag-renta lamang. Ngayon, yung pinaka-landlord, hindi niyo po payagan pumasok samantalang kailangan po ng landlord pumasok para tingnan kung ano na pong estado ng kanyang apartment. In your case, pipigilan nyo yung landlord. Yep. Ano yon? Tenant lang kayo, tapos lahat ng karapatan nasa inyo na. Tinanggal yung karapatan ng inyong landlord. Parang ganun po lumilitaw. Hindi po. Kaya po namin inaayos yung relasyon din namin. Para... Eh, dapat talaga ayusin nyo. Opo. Para sa ngalan po ng taong bayan, hindi po sa ngalan ng State Grid of China. Opo. Actually, that was under the auspices of the DOE. Sa ngalan po ng mga Pilipino, tama sir? Yes, sir. Okay. We appreciate the efforts of the DOE on that matter. Senator Risa, para matapos na natin. Salamat, Opo. Salamat, questions? Mr. Chair. Last two topics na lang. Pero hindi nag-swak yung high five natin kanina. Pwede bang take two? Okay, sayang naman, Mr. Chair. Okay po. Second to the last topic ko po. Maitanong sa DOE sana, wala si Sec. Lotilia kay ASEC Marasigan. May statement po kasi si Sec. Lotilia na may tatlong key projects na da-delay na sa maraming taon. Tinukoy nila yung Bataan to Hermosa line na delayed already for ages, ganun yung expression nila. Yung Cebu-Negros-Panay interconnection, yun yung delayed for many years. Tapos pati yung Mindanao-Visayas interconnection. So, kailan po ba na-conceptualize yung mga proyektong ito? At originally scheduled for completion, kailan po ba?
Maraming salamat po, Mr. Chair and Honorable Monteveros. Yes, delayed na po yung tinatawag natin mga projects. For example, yung po Mindanao Visayas Interconnection Project, tinarget po natin yan na maging kompleto na by December 2020. So 2023 na po ngayon. Hopefully po by August. In fairness naman po, nakakapagbato na po ang Mindanao Visayas Interconnection Project. At the moment, it's around 22.5 megawatts base po sa report ng NGCP. Yun po naman ay tinatarget na sana po maging fully capable na mag-transmit ng 450 megawatts by July or August this year. So pagdating naman po dun sa Bataan Hermosa line, target din po yan ng 2020. Ito po lang po ay additional line kung saan po meron namang existing. Kaya lang meron po tayong mga bagong planta na doon po sa Bataan Corridor na natayo. Kung saan po masikip na yung linya ko, kaya i-operate po yon. Hopefully po, ang huli pong monitoring natin, ibibigay, magiging operational na siya by July this year. Ganon din po yung sa Cebu Negros Panay Stage 3 project. Gusto po this year ang completion niya. Pero originally po, kailan dapat yung Cebu Negros Panay? Check ko lang po, pero I believe it's also December 2020. So ito pong... Ay, sorry, sir. Go ahead. So, yun po yung gano'ng katagal yung delay. We recognize po na naapektuhan din naman ng pandemic yan. But at most, the DOE facilitated po yung mga pangangailangan ng ating NGCP. Nangailangan po sila ng facilitation ng pagpasok ng mga equipment, mga personnel. At ginawa naman po natin ng paraan. Tumulong po tayo sa kanila. At yun nga po, nabanggit din kanina ng NGCP na yung pong mga kakulangan na mga permits, particularly po dun sa mga issues ng right-of-ways, onboard, ginawa po onboard na makialam ang Department of Energy. Meron po kaming assigned na undersecretary na siya po talagang tumutok dun sa mga project para po makausap mismo dun po on the ground ang mga local government units para ma-facilitate po. So yun po yung mga direct involvement po ng Department of Energy para lang ma-realize na natin yung project na yan. Thank you very much po. Salamat din po, ASEC Marasigan. So itong tatlong key projects na sinasabi ni Sec Lotilia na delayed since bandang 2020, December 2020, pero inaasahang finally ma-online by July or August this year, kailan pa po sila na-conceptualize? Hindi ko lang po ma-remember kung anong transmission development plan siya included. But kung ang latest ko pong natatandaan na na-approve natin na transmission development plan na pwedeng kasama siya ay 2016. Okay, so posibleng 2016 dapat na online 4 years. No po. Sorry? 2016 po na transmission development plan siya na-include. So kaya po yung original target natin ay 2020. Understood. Salamat po. And then, ilang transmission projects po currently tinatrabaho ng NGCP? Kasi itong tatlong key projects ay, ano eh, gusto sana ni Sec Lotilia matapos na ng NGCP. Bukod sa tatlong itong key projects, ilan yung transmission projects na kasalukuin tinatrabaho ng NGCP at ilan sa mga iyon ay delayed? Maraming salamat po ulit, Honorable Antiveros. Mag-provide na lang po kami ng complete list kasi marami po yun, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kasama po riyan yung mga interconnection ng ating mga off-grid areas. For example, yun pong kaninang nabanggit natin, yung pong long-term solution for Mindoro, which is the interconnection of Batangas and Mindoro. So, ipoprovide na po namin yung kompletong listahan ng mga transmission na project. Kaya makasingit lang, Senator Antiveros. Dito po sa mga delays na nangyayari, kagagawa ng NGCP, wala ho bang sanctions dito? Wala ho bang fine man lang para naman makatikim sila ng kunting aray? Maraming salamat po, Mr. Chair. Pero ang nagsiset po ng
ng plans, ng programs. Basically po, dumadaan po sa approval process ng DOE. Kaya lang po, hindi po kami regulator. Kaya kami, sa ngayon, maganda po ang relationship and coordination namin with the Energy Regulatory Commission. Kaya nga po, sino pong agency sa ating gobyerno ang makapag-impose po ng fine? Is that the ERC? ERC po. Okay, so ERC, marami na pong delays itong NGCP sa kanilang systems development, especially yung sa i-coconnect sa main grid, yung sa Visayas, delayed na po ata ng 3 years. Wala ho bang fine? So far, Mr. Chair, opo, wala pa pong nai-impose na fine. Why not, ma'am? Siguro po yung isang dahilan din po dyan, ang tagal nga po kasi hindi nangyari yung reset. Yung reset po kasi doon nagkaka, doon binubuno ano yung mga pinangako, ano yung mga binigyan ng authority para makakolekta sila ng rate at ano na yung status. So ngayon pa lang po yun nangyayari. So pwede ba natin habulin? Opo. Ngayon, opo. Gusto ko po na mamultahan po itong NGCP. Para makita ng taong bayan na wala tayong pinapaboran dito, whoever they are, kailangan talagang managot sila dito po sa kanilang kapabayaan pag kakulangan. I need you to, when can we expect for you guys to let us know na sila po ay mamumultahan na, mapapatawa na po ng fine? Yun pong status po ng monitoring. Magkano po yung fine? Baka naman yung fine nyo, 1,000 piso lamang. No, yun po yung isang, ano, Mr. Chair, on the legislation. Ang limit po, ang maximum penalty po that we can impose under EPIRA is 50 million pesos. Okay. Okay, sounds good to me. Ang maximum. Maximum. Opo. So, pwede yung maximum. Ano yun, per count? Per violation po. Per violation. So, kung 10, ano na, violation nila, 50 times 10. Pwede po, opo. Yes. Wala yan, maliit lang yan. Eh, bilyones ang kinikita ng mga ito. Baka, Mr. Chair, dagdag sa listahan ng possible amendments sa EPIRA. Amendments, ano? Opo. Dapat 1 billion per fund, per violation. O, di ba? Anyway, isa na lang po, tanong ko, Senator Risa, sa Transco, kapag halimbawa Transco at na-approve na sa Congress yung paglipat po ng systems operation sa inyo at maintenance na lang po itong NGCP, paano po maging setup? Gaano katagal bago mangyari yung transfer? Mr. Chair, nasa concession agreement din yung pagbalik din sa ulit sa amin nung anong aspects of the transmission business. So nandun na kung ilang days, kung anong paano yung manpower, and Transco is always ready to assume. Prepared po kayo. Yes, Your Honor. Meron na po kayong mga plano, yeah, in case na mangyari po 'yon. Kasi palagi naman yung capability ng Transco ini-improve na just in case etong mga ganitong functions ay babalik sa amin. Ready naman ho kami. And in fact, the DOE has already mandated yung SIGSO. So parang yung small grid system operation. So isa din yun na parang training ulit namin to eventually take over then the system operation, for example. Is it true that a lot of your technicians, experts, ay napunta sa NGCP nung ma-transfer sa NGCP yung systems operation? May mga lumipat naman, lumipat Mr. Chair, pero NGCP. Meron namang na-retain din. Okay, kaya nga. Kasi ang sinasabi kasi ng NGCP na marami raw silang investment doon, manpower, pera, pero karamihan naman ng mga manpower, yung technical expertise, galing naman sa Transco. So tayo pa mismo nag-provide noon. So kumbaga, in a silver platter, binigay niyo po yung ating transmission dito sa NGCP at agad-agad kumita silang limpak-limpak na salapi at konti lang kanilang in-invest at mas marami silang na kukuha. At, this is the problem with the EPIRA law, Senator Risa, Your Honor, na talagang it's about time to amend this EPIRA law. Matagal na itong pahirap sa taong bayan. Ito ang dahilan kung bakit napakamahal ng kuryente at nag-i-cause po yung ating taong bayan. Kasi lahat naman tayo apektado dito sa mahal na sige ng kuryente. And the only way to do this, one way is, isa na nga doon, itong NGCP dapat mailipat na yung systems operation sa Transco. And then ito, disiplinahin po natin itong mga Genco na sobrang mamaningil, pag managa, parang sila na lang gusto nila, sila na lang mabuhay at kaming
mga consumer, wala silang pakialam kung mamatay sa gutom basta sila ay mabubuhay. Anyway, Madam Chair, mayroon ko pang question before I end this hearing. Yes, Mr. Chair. Sige po, in the interest of time, tapusin ko na lang yung pagtatanong ko sa particular na subject na ito and then i-put on record ko na lang po yung good, mga tanong ko sa huling paksa for Senator. Submission of the resource persons in writing through the chair. Una po, good news po yung mula sa Transco na kumbaga pinapa-practice na ng DOE ang Transco sa pamamagitan ng small grid system operation, yung posibleng pag-takeover nila ng pag-operate ng ating grid. I think it's a possible solution moving forward kung may pagbabago dun sa pag-operate at paghahawak ng grid. At maganda po na nagsasanay po tayo through the SIGSO. So kanina po tinatanong ko sa DOE kay ASIC Marasigan, sabi nga yung transmission projects na kasalukuin tinatrabaho ng NGCP, sabi nga nila marami ito, isasubmit sa chair. Kung hindi yung exact number po, ilan po dito sa maraming ito ay delayed? 50%, 75%, 25%? Thank you very much po for the question, Honorable Chair and Honorable Entuberas. Wala po talaga akong immediate, I'm sorry po, wala akong immediate recollection. Pero sa pagsasubmit po, yung po kompleto po, I'm sure po na may i-indicate naman doon yung mga delays. Thank you. Salamat po. So yung susunod ko, paghingi pa rin ng historical data, so mula nung pinirmahan yung concession agreement, ilan namang major transmission projects ang nakumpleto naman ng NGCP at ilan sa mga ito ay completed on time? Alam niyo na po ba ngayon, ASEC, or kasama po sa submission niyo? Marami po yan, kaya isasama na lang po namin sa submission namin. Thank you. Salamat po. At pati sana po yung status ng ibang transmission projects na currently tinatrabaho ng NGCP, maisasagot niyo na or isasubmit niyo rin po? Nag-approve po tayo ng latest na transmission development plan. Nakalagay po doon yung mga transmission projects. So kasama po noon, kung ano po yung nakita namin doon sa transmission development plan, i-include po namin sa submission. Maraming salamat po. Maraming salamat, ASEC. And in fact, yun yung huling tanong ko sa paksang ito, kaugnay nga po ng transition development plan. Kasi ang DOE sa kanilang inyong 2017-04-004, dinirect nyo po doon yung NGCP na magkonsulta at actively i-involve ang Transco sa paghanda nung transmission development plan nung panahong iyon. Yung parehong order na yon, dinirect din ang NGCP na mag-provide sila ng technical data sa related documents. Pero hindi lang dinedma ng NGCP noon yung order ng department. In fact, hiniling pa nila noon yung korte na pigilin yung implementasyon. Ano po yung status ng implementasyon ng department order na yon? Thank you very much po ulit, Mr. Chair and Honorable Antiveros. Sa halip po na tuloy naming ipatupad yung ganong sistema, ang ginawa na lang po namin para nga po dun sa pinakahuling submitted na transmission development plan, kasi alam po natin yung impact pag hindi po na-approvean yung transmission development plan, hindi po makakapag-apply ng appropriate capex sa ERC, so hindi patutuloy yung mga project. Pina-assess na lang po ang ginawa po namin. Pina-assess po at humingi kami ng tulong sa National Transmission Corporation to do a comprehensive assessment of the Transmission Development Plan. At base po dun sa mga punto na ni-raise ng Transco sa Department of Energy, ito po yung pinagbasihan namin. Kasama po yung sarili naming pag-assess ng submitted Transmission Development Plan. At siya po naging daan kung paano naparevise natin at eventually na-approvean yung transmission development plans. So ganun, sa ganun pong paraan na lang natin ginawa, dahil hindi nga po nasunod yung ating palisiya dati na dapat sa pagpaplano pa lang ng transmission development plan, magkasama at magkatulong na ang Transco at ang NGCP. Salamat po. Salamat po, ASEC. Dapat nga po talaga ganun. Kapag may order yung department, simpleng nasusunod. Hindi pahirap ang department pa ang gagawa ng paraan na mapatupad yung order. So I'm at my last topic, Mr. Chair. I-on record ko na lang po yung mga tanong ko for submission in writing to the committee through the chair. Siguro isa lang dito ay hihingan ko ng sagot ngayon kung masasagot na po. So ito po ay mga
mga yung paksa po, Mr. Chair, ay mga proposed solutions moving forward. Yung mga tanong ko po dito ay tulad ng sa DOE pa rin, na masaya po ako marinig na sa wakas sumang-ayon ng NGCP mag-submit sa isang audit. Di po ba a couple of years back nag-resist sila sa ganitong klaseng audit? And can they resist, Your Honor? Yes, Mr. Chair, a few years ago, nagulat nga po ako nung tinig ng Senate to noon. Oblige them? Yun yung nakakagulat. Why can't they resist? Who are they? Mr. Who are these people na para sila ay marunong pa sa gobyerno? Yes po, Mr. Chair. Na mag-resist. Opo. Kaya mabuti po na kung... No, sorry, yes, Madam. Yes, Mr. Chair. Ba't sila at pinayagan yun na mag-resist sila? Anong ginawa nyo na mag-resist? If I may po, Honorable Chair, thank you very much. Yes, we do formulate or formulated yung pong performance audit and assessment, not only of... No, sir. Sagutin mo lang. Ba't kayo pumayag nung sila mag-resist dun sa request ninyo? Hindi po kami binigyan ng access sa facilities. Oh, and then what did you do? Sabihin po natin na hindi po kami nakapatuloy talaga ng audit at the time. So hanggang ngayon po, wala po kaming nagawa na audit. So hanggang ngayon, hindi pa rin kayo pinapayagan maka-access? Hopefully po, yung sa ngayon, under a different policy po, magkaroon na tayo ng audit. Eh, kailan talaga matanggal na sa NGCP yan? Na sobra namang abusado itong NGCP na ito. Pati kayo, DOE, hindi kayo pinapayagan makapasok. Eh, yung sa Transco, iniipit nila, pati kayo. If I may po, Honorable Chair, ang interpretation po kasi ng NGCP is that hindi sila covered nung performance audit and assessment at sila ay nasasakop lang ng audit ng Energy Regulatory Commission. So ERC. So ERC, anong ginawa nyo nung balitaan nyo na pati itong DOE hinarang? May audit naman po na ginawa po ang ERC, pero iba po kasi din yung hinahanap ni DOE. Ibang sakop po yun eh. Hindi po lahat nasasakop ng audit ng ERC po. Yeah, pero wala ba kayong ginawang coordination, tulong sa DOE na hinaharang ng NGCP yung trabaho nila na meron silang gustong gawin? And I think, did you guys... Actually po, ERC? Nakalagay po doon sa palisiya natin ng performance audit and assessment. Pwede pong humingi ng tulong ang Department of Energy with other entities and expertise. So kasama po namin... Did you do that? Did you go to ano? ERC? Yes, kasama po namin sa pagbalangas ng policy ang Energy Regulatory Commission. And kasama rin po sana namin sila sa pag-audit. Pero yun nga po, ipapaliwanag namin. Pero ngayon po, meron kayo nagawang auditing? Sabihin po, wala pa po. So, kagaya po ngayon... Pero gusto niyo po sana magkaroon ng audit? Yes po. Okay, ERC, make sure na mangyari ito. Yes, Your Honor. Ngayon naman po nag-uusap na ang ERC at DOE. Kailan po mangyari ito? I want it done yesterday. Pwede? Hindi pwede magmamatigas mga to. Yes, if I may po. Sino ba sila? Hindi naman to China, Republic of the Philippines tayo. Thank you. Diba? Yeah. Thank you very much, Mr. Chair. Kung dyan sa West Philippine Sea, pinipitik-pitik tayo. Hanggang ba naman sa inland, pipitik-pitikin pa rin tayo. No, we should not. We should not allow this. This is unacceptable. Okay? Yes po. Lastly, Mr. Chair, with respect to the performance review, tanuin ko po yung hard question first or last for this hearing. Ano pong mangyayari kung yung Transco at saka yung PISALM, napag-alaman nyo po, Attorney Donna, na yung NGCP ay nag-fail mag-comply sa kanilang obligation sa ilalim ng concession agreement? Nasa concession agreement, Senator, we can point out if they are considered in default. So, for instance, yung in default, if they are no longer eligible to hold their franchise, may mga grounds nga. So, just in case they would be declared in default, doon na naman mag-take place yung mga nasa concession agreement. Then, like Transco and PISAM will give a termination notice. And then, we expect to receive some of the records from the NGCP so that we could continue the transmission business. And then, andun din yung pagtanggap namin ulit ng mga manpower from NGCP, they could join Transco. May mga ganung provisions din ng concession agreement. Right. Salamat, Attorney Caloza Aleria. Very clear po
yung sagot doon. So for the record, Mr. Chair, yung iyong iba ko pang mga tanong sa paksang ito ng proposed solutions. So with respect to critical projects, posible po ba na ang gobyerno directly mag-undertake ng mga proyektong ito, lalo na kung may mga inordinate delays? Pangalawa po, Mr. Chair, in a previous hearing, nag-refer ang Transco sa power grid bilang crown jewel ng power sector. Prior to the concession agreement, kinlaim ng Transco na kumikita siya ng mga 20 billion pesos annually mula sa pag-operate ng transmission network. So ito po bang numero ay accurate pa rin? Pangatlo, Mr. Chair, considering that the transmission business has always been profitable, posible nga bang i-renationalize yung operasyon at yung management ng ating national grid kung yon ang lalabas na makatuwirang gawin? Fourth, Mr. Chair, kung sakali, will that require an act of Congress or the revocation of the NGCP's franchise? Medyo nasagot na rin ng Transco kanina. And last but not the least, Mr. Chair, posible bang, so short of that, posible bang yung concession agreement ay maamyendahan para bawasan yung scope niya at i-rebid yung operation at maintenance ng mga critical areas, halimbawa Mindoro or yung the rest of the Visayas, maybe kaugnay nung practice na ginagawa na nga ng Transco sa SIGSO in preparation for a possible takeover of the operation of the grid. So, isasubmit ko po ito in writing sa inyo, Mr. Chair, para sa resource person kapagsagot sa komite. Salamat, so, Mr. Chair. So, next hearing, dapat lahat kayo, you should come prepared and submit all those documents na nirequire namin sa inyo and sa BINA para by then maging smooth na yung takbo ng ating hearings. Due to lack of material time, notices and invitations for the next hearing will be sent accordingly. We'd like to remind the agencies that we are asked to submit pertinent documents coordinate with the committee. This hearing is hereby suspended. Thank you, ladies and gentlemen. Well, thank